yung pag nakangiti ka, pumapasok ang blessing sa'yo. Narinig mo na ba yan? Paliwanag, may scientific explanation yan. Pag ang tao daw nakangiti, mas nasasalo ang blessing. Everybody say blessing. Blessing! Paliwanag ko sa inyo, ito yung mukha ng tao. Okay pa kayo? Okay. Kapag ikaw ay nakangiti, nakasahod, nakasahod. Pag ikaw ay nakasimangot, nakakunot na ganyan, hindi mo sasalo ang blessing. Tama? Kasi pag umulan yan, hindi mo sasahod. Kasi nakaano ka eh. Nakasimangot ka. Ang mangyayari dyan, pag dumating yung blessing, tatalbog, pupunta pa dun sa nakangiti. Okay? So, pag may katabi kayo na kasimangot, tabihan nyo, ngiti ka agad kayo. Para yung blessing na tatalbog galing sa kanya, sa'yo mapupunta. Grabe, mapangiti lang talaga kayo. Kailangan ko pa i-drawing. Di ba? Hindi ko na ako patatagalin. Excited na akong lahat. Okay? This will be the Sante Extreme presentation. And to present to you our presenter, please watch the VHS. Betamax pala, sorry. National Network Leader from Team Mavericks, Mr. Chris Sabini! Mas malakas sa imagine, it's a holiday, pero nandito tayo. And of course, I would like to greet our international business partners. Good evening, everyone. And of course, sa lahat ng mga newly invites, good evening! Good evening! Okay, my name is Chris Paul John Herbert Hanson Sabile III. Haba, no? Parang ganito. Ma'am, may lahi po kasi akong Italiano. Tatay ko, nanay ko Ita, tatay ko Ilocano. So, okay, ba mo ka bang Italiano? Wala po kontra, kasi ang kumukontra po dito, hindi yung mayaman. Okay, naiintindihan? Was na kumontra ka, kaibigan, hindi ka yayaman dito sa negosyo na to. Pagbigyan nyo na ako. Ako may hawak ng mic. Sa akin na lang bumawi. Okay lang? Okay, so it's a life-changing business wherein pag-uusapan natin hanggang alas 12. Okay lang hanggang 12 o'clock? Yes! Parang yung yes nyo sa ilong dumadaan, yes! Hanggang alas 12, pag-uusapan natin kung paano baguhin ang buhay mo. Okay lang ba yon? Yes! Imagine kung minsan nga magbabad ka sa Facebook hanggang madaling araw . Di ba? Pero ito, huwag kang magreklamo kaibigan kasi hanggang 12 o'clock babaguhin ko ang buhay mo. Maliwanag ba? Yes! Kasi wala akong nakitang tao na umaseso na puro reklamo. Parang ganito lang eh, grabe yun . Yung tao na yun, puro reklamo. Sa umaga, samba ko lang mukha. Pero ang yaman, meron bang ganon? Wala, kasi wala akong nakitang tao puro reklamo umasenso. Tama? Maliwanag? Kaya wala kang karapatan magreklamo. Bakit? Sino nakaupo? Kayo o ako? Kami. Sino mas maganda ang posisyon? Nakaupo o nakatayo? Nakaupo! Nakikinig, nagsasalita? Nakikinig! So wala kang karapatan magreklamo. Maliwanag? Yes. Okay, dahil negosyo to, pag-uusapan natin dito pera. Okay? We're not talking about religion, we're not talking any kinds of topics, we're talking about business wherein money. Tama ba yun? Importante ba ang pera sa buhay ng tao? Yes! Sino ang kailangan ng pera dito? Taas ang kamay! Kung hindi nagtaas ng kamay, hayop yan! Bakit? Ganito lang kasimple. Kung hindi mo kailangan ng pera, hayop ka.
Yes or no? Yes. Kasi ang hayop, pakainin mo ng damo, okay na yan. Tama? Yes. Ikaw, kaya mo kumain ng damo? Yes. Hindi, yung barley. Tama, barley. Pwede, di ba? Okay, so... ayoko sayangin yung oras niya. Actually, this is very important wherein para sa akin kasi, actually, I'm a Japanese attitude. I'm a half Japanese, okay? Half Japanese, half Sitsu. Parang tawa si Mamu, Japanese Sitsu. Okay, why Japanese they were successful in life? Simple lang. Kasi sa ating mga Pilipino, bakit tayo nahihirapan? Napatunayan ko, kaibigan, bakit maraming mahirap sa Pilipino? No offense, man. Reklamo, reklamo, reklamo bago mag... Trabaho. Walang umasenso kapag puro ka reklamo. This is the system wherein Japanese person, okay, Japanese, parang ano yun? Okay, hindi ko nakita. Ah, okay. Yeah, yeah, yeah. Puta na lang ako. Sorry. Hello. Ito ang trabaho pag ano, di ba, bago mag-commercial, di ba? Sa showtime, di ba, mayroong ano, yung nagpapatawa muna bago yung bida. Ako yung in-between the show, di ba? Habang inaayos pa yung... Pwede kumanta, no? Kuya ba? Sige, sige. Ay, wala yung ano, sorry, sorry. Sira, wala yung ano, walang YouTube. Kaya hindi... Meron ba? Meron. Acapella na lang. Pwede, pwede. Pwede? Sobra lang kayo. Sabang inihintay natin yung wifi, they actually it's the password. Baka ABCD lang yung password. Walaan nyo na lang. Kahimik sila. Sir, ang bait ng crowd mo ngayon, sir. Bakalaga. Very attentive. Excited sila marinig ang ano, presentation mo. May mga bisita tayo, baka sabihin, sumasayaw talaga ako pag ganyan. Yan talaga. Kailangan careless whisper talaga. Lunes na lunes naman. Holy week ngayon, kupa careless whisper. Grabe ka naman, Ma'am Ella. Konting ayuno naman. Pasasayawin pa ako dito na. Eto na, Mr. Chris Abini! Hindi, medyo... Actually, binago ko yung presentation ko eh. Kaya lang hindi ko na-open yung password. Pero okay lang. Okay, diretso tayo. Handa na bang yumaman? Yes! Gusto yumaman, taas ang kamay! Okay, bakit sa mga baguhan, ano, bakit pinatataas ang kamay? Every time na sasabihin ko, sino gusto kumita ng milyon, sino gusto kumita ng ganito, and magkaroon ng sasakyan. Simple lang, kasi dito sa negosyo na to, susundan mo lang ang ginagawa namin mangyayari din sa'yo. Maliwanag pa? Just open your mind with this kind of business, my dear friend. This is the business where I nagpabago sa buhay ko. From squatter to billing. Diba? Maganda ba yung ganon? From squatter to village? Yes. Now, napatunayan ko kung bakit maraming mahirap. Simple lang. Kasi ang mindset na mga mahirap, mahirap sila. Yes or no? Yes. Lahat ng opportunity, once na nakakita ng opportunity, ang taong mahirap, iisipin yan, mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Tama? Ang unang pumasok, ano? Mahirap. Kaya pag naramdaman niya yan, mahirap. Kaya pag nagtrabaho, hirap na hirap. Tama?
Dahil mahirap ako, sinilang lumaki sa squatter. Ang mindset ko nung araw, paglaki ko, yayaman ako. Anong pinasok sa isip ko? Paglaki ko, yayaman ako. Maraming struggle, maraming problema, maraming challenges, everything na dumating sa buhay ko, pero hindi ako tumigil. Kasi ang mindset ko, pagdating ng araw, yayaman ako. Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. So ngayon, kung iisipin mo rin sa sarili mo, mahirap to, kaibigan, huwag ka nang sumali. Huwag mong sayangin ang oras mo rito. Maliwanag ba? Yes. Okay, ayoko sayangin ang oras nyo, pa mag-umpisa na tayo. Pero okay lang, magkwento muna ako. Yes. Para kwentong ano lang, medyo pampagising lang sa atin, okay? Isang kwento sa isang Indian tribe. Alam niyo ba yung mga Indian tribe? Yung baga nakatira sa bundok? Pag nakasira sa bundok, meron ba silang calendar? Wala silang calendar, tumitingin lang yan sa buwan o araw. Tama? Yes. Merong isang Indian chief, kumbaga, parang hari doon sa tribo. Kaya lang, nakapag-asawa siya ng batang-bata. As in bata, 18 years old. Wow. Di ba? Sino ba 18 dito? Hindi. Hindi natin pinag-uusapan yung 18 noong panahon ni Marcos. Imaginin mo, yung chief ng India, Indian chief, nakapag-asawa ng 18 years old, batang-bata, ang ganda. O di syempre, meron na silang tinatawag na honeymoon. Nung mag-honeymoon na sila, mag-start na, biglang may kumatok. Sabi nung alalay niya, nung chief, "Chief, chief, chief, there is a war! There is a war!" Sabi nung chief, "Oh, come on, I'm on honeymoon." "There is a war!" Binuksan niya. "Okay, no problem. I'll go to war and we will fight." Sabi niya dun sa asawa niya, "My wife, wake me and we will fight." Diba? Pumunta sa gera, yung chief, inabot siya ng ilang buwan. Bumalik siya, pero nanalo siya. As in, sugatan. Siyempre, may 18 years old siyang babalikan. Sabi niya, "My wife, I miss you." Pagbukas niya sa pinto, yung wife niya nakatalikod. Pagharap, buntis. Sabi ng chief, "Oh, come on. Many moon coming. Me no come. Why baby come?" Sabi naman nung asawa niya, "My dear, many moon come, you no come, many men come, that's why baby come." Tama naman kayo. Ang hirap pagkwento. Ano related sa topic natin sa kwento ko? Wala lang, patawa lang. My dear friend, ganito lang kasimple. Many moon come, many men come, na pwedeng sumali sa business na to, kahit hindi ka sumali, marami pa rin babalik at pupunta para sumali sa negosyo. Yes! Nakuha ba? Lalo lang simple. Okay, drive na tayo. Huwag na tayo. Para kwentuhan ang mangyayari. Okay. This is the company wherein we started 2017. Of course, our CEO, Chief Executive Director, Mr. Joey Marcelo and his management team, they were all networkers. So, ibig sabihin, maganda ba ang isang company na ginagawan mo ng ganitong business, alam ang negosyo niya? Yes! Okay, when it comes to barley, tayo yung barley authority. Pag sinabing barley, it must be santay. Kapag sinabing santay, it must be barley. Maganda? Yes. Okay. Of course, ito yung opisina natin. And we have Cebu Regional Office. Meron tayo sa Davao and Dubai. Okay, why I'm very excited with this company, actually mag-o-open na po tayo sa Nigeria. Yes. Welcome tayo sa Nigeria. Of course, ang ipadadala po sa Nigeria, I'm Chris. I'm on grass. Yes. Okay, first time ko. Ako ang magiging gwapo doon! Gagawin ko na!
Kaya pumayag na ako, bakit? Yes, this is it. Nung nag-artista ako, hindi ako matanggap-tanggap. Dito, tanggap ka agad. Okay, walang kukontra. Of course, coming yung Hong Kong natin, and of course, Singapore and Japan. Diba? In the next 5 years, my dear friend, minimum of 10 to 20 countries ang bubuksan. Diba? Malamay ka na? Ang tanong, ilang bansa ang hawak mo? Okay? Of course, meron tayong Santee Impact wherein ang mga nag-jimpo rito ang mga basketball player. Okay? Professional basketball player. And of course, meron tayong wellness clinic. Meron tayong Santee Properties wherein kapag member ka rito, pwede mong magamit yan. Okay? And the first, of course, in MLM business, Santee Yacht. Tayo lang po ang may yate rito. Imaginin mo kapag member ka, libre kang gumamit. Masarap? Yes! Yung ibang company, kumikita lang sila, pero wala silang ganitong mga properties. Diba? Mas masarap din sa atin. Okay, of course, ang product natin, barley, ito po yan, from Canterbury, New Zealand. May sarili po tayong plantation, and of course, manufacturing company from Canterbury, New Zealand. Maganda yung kumpanya? Yes! Mas masarap pag maganda ang kumpanya. Tama? Yes! Okay, our product, of course, meron tayong barley capsule, barley juice, meron tayong coffee with barley, okay? Merong choco barley, slimming tea barley, oat barley, and wee barley. Yan po yung mga barley-based product natin. And of course, first in the market right now, barley toothpaste. Maganda yung barley toothpaste kasi wala siyang fluoride. It's natural and organic toothpaste. Maganda ba ang produkto? Yes! Kapag maganda ang produkto, masarap ang negosyo? Yes! Ganito lang kasimple. Ang negosyo sa market, we have two business in the market. The first is services. The second is all about products. Kapag maganda ang produkto, maraming bumibili? Yes! Kapag maraming bumibili, maganda ang negosyo mo? Yes! Ganun lang siya kasimple. Okay? And we have Sebon. Ito yung barley soap natin. And of course, Moment Napkin. Meron din po tayong napkin, pero hindi po yan gawa sa barley. Kasi pag gawa sa barley, ha, subukan mo, tumubo yan, gamitin mo. Ang hirap, ang kate. Pero ginamit ko to, ang ganda, walang tagos. Come on. Sabi ni Sarah, grabe. Okay. Of course, halal certified tayo kung bakit nakapag-open tayo sa Dubai. And of course, meron tayong PPD, Philippine Pharmaceutical Directory. Nandito po yan. Inire-reseta na ng doktor. And 100% certified organic. Maganda produkto? Yes! Kapag maganda produkto, masarap magnegosyo. Okay, ano ba ang cost problem natin? Reality check. Kung ano ang kinakain mo, kaibigan, dyan ka nagkakasakit. Naniniwala ka ba? Yes! The more you eat, the more toxic and chemicals ang pinapasok mo sa katawan mo. Yes or no? Yes. Kapag may buffet, di ba? Paramihan tayong makain, yun yung reality. Di ba? Parang hindi ka na parang wala nang bukas. Pero the more na marami ka palang kinakain sa panahon ngayon, the more na maraming toxic ang pinapasok mo sa katawan. Tama? Okay. Huwag mo sabihin sa akin na marami kang pera, okay? Bakit ka nagkasakit? Lalo na kung wala kang pera. Tama? Kasi kahit marami kang pera, the more you eat, the more toxic ang pinapasok mo sa katawan mo. Kasi simple lang, choosing food supplement in the market right now, organic or synthetic, natural or formulated. Usually, ang nabibili natin sa market, synthetic and formulated. Yes or no? Yes! Kapag nagtitake ka every time ng synthetic and formulated, dyan mo makukuha ang sakit mo. Tama? Yes. Maliwanag? So, every time na nagtitake ka ng synthetic and formulated vitamins, dyan ka magkakasimulang magkasakit. Okay? We're not talking about the Bible. Okay? So, pinag-uusapan lang natin dito, wherein, nasa Bible siya. We're not talking about religion. Sinabi rito, John 6:1-14, feeding of 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Anong binanggit? Barley! So imagine, bakit nasa Bible siya? Di ba? So ganito lang kasimple. Ano ba ang pagkain ng baka, kalabaw, kabayo? Dabo. Malalakas ba sila? Yes! Ang kabayo pinangkakarera? Yes! Ang kalabaw pinangararo? Yes!
Sir, pag nag-take ka ng barley, sa tingin mo, pang-aararo ka rin? Sabi ko, sir, yes! Pwede. Nakuha. Sabi niya, grabe. So, maliwanag. Okay? Alam ko hindi lang sa Bible, nasa Quran din siya. Okay? Yung Bible ng mga Muslim. Kaya nga tayo nakapag-open sa Dubai. Actually, coming na rin yung Saudi natin. Okay? Product testimonials. Marami na pong gumaling dahil sa amazing barley. Okay? Imagine Kim Atienza. April Boyerino. Okay? And of course, Maritoni Fernandez. Isa lang sila sa mga celebrities na gumaling sa barley. And a thousand of testimonials na napagaling na ng barley. Ang sabi ko nga, kapag amazing ang produkto mo, maraming bibili? Yes! Kapag maraming bumili, lalaki negosyo mo? Yes! Ganun lang siya kasimple. Imagine sa isang lugar mo, kapag may gumaling doon, pag-uusapan? Yes! Tatanungin kung ano ang ginamit? Yes! Yes! Isa lang ang gumaling doon. Kasi ito yung negosyong walk your talk. Ang produkto mo ang nagsasalita para sa negosyo mo. Masarap? Yes. Masarap ba yung ganun? Yes. Ibang klase, no? Yung produkto mo na ang nagsasalita para sa negosyo mo. Sabi nga rito, prevention is better than hospital. Kaibigan, kung ikaw, trabaho, overtime, at ang iniisip mo, nag-iipon ka para sa future mo. Yes or no? Yes! You are wrong, automatic. Why? Kasi overtime, lahat yan, binibigay mo lang para kumita ka. Tama? Pero ang tanong, binibigyan mo ba yung tinatawag na healthy living mo? Wala. At the end of the day, ang pinayaman mo si hospital, si doktor, si pharmacy. Naniniwala ka ba doon? Marami ako nakita, nakakilala, kaibigan, kamag-anak for how many years nagtrabaho sa ibang bansa, nagsikap, talagang nagpatayo ng malaking bahay, nakaipon, kaya lang nagkasakit. At the end of the day, nabenta yung bahay, namatay, may utang pa. Sino umaman? Si doktor, si hospital, si pharmacy. Tama? Okay, so para maiwasan yan, kaibigan, itong negosyong ginagawa namin, cute ka na, healthy ka pa, kumikita ka pa. Masarap ba yung ganon? Huwag kayong kumontra. Kasi, yung mga katabi mo, ganyan din yan. Cute na sila, kumikita pa, healthy pa. Masarap yung ganon? Yes! Yung iba dyan, kaibigan, cute lang sila. Kumikita rin sila. Pero hindi sila healthy. Believe me. Diba? Ganito lang kasimple. Sir, kainin mo yung beauty products. Kaya mo? Diba? Ang beauty products, panlabas lang yan. Sir, pag beauty products, ikaw gumamit, kaya mong gumamit? Pag ikaw gumamit nun, malamang isa ka rin. Naku, sir. Bakit? Kasi yun lang ang produkto nila. Yes or no? Yes! Ang produkto ba natin from birth to old age? Yes! Batang matanda, ginagamit? Yes! Ang ganda ng produkto natin, kaibigan. Kaya wala ka nang hanapin pa. Kasi barley is an immune system booster. Imagine kapag nag-take ka ng isang barley, kung anong sakit meron ka, kaya niyang pagalingin. Or, to prevent yung tinatawag na mga illness, nagtitake ka ng barley, kung anong lahat sakit na yan, kaya niyang i-prevent. Simpleng tanong, may malaking hospital dito? Yes! Maraming pasyente? Yes! Iba't iba ang sakit? Yes! So, iba't iba rin ang gamot nila. Yes or no? Yes! May wellness clinic ba tayo? Yes! Maraming pasyente? Yes! Pero ano ang nire-reseta ng doktor natin? Barley! Imagine! Grabe, palakpakan mo naman. Imagine mo kung gaano kaganda yung barley natin. Tingnan mo ah, kung gaano ka-effective ang barley natin. Listen, kung gaano ka-effective ang barley natin, imagine mo ah, yung bulag, nag-take ng barley. After 5 seconds, nakalakad. Bakit? Uminom yung bulag. After 5 seconds, nakalakad. Ang galing, di ba? Grabe. Tawas yung...
Eh, bulag lang naman yun eh. May payo yun eh. Okay. Ang hirap magpatawa. Okay. Ang sabi ko dito, when the product is good, business follows. Tama? Yes. Ganun kasimple, kaibigan. Kapag maganda ang produkto mo, automatic negosyo ang kasunod niya. Kilala nyo? Yes. Kilala Pascual, kasama ko dati. Pagkatapos. Uy, naka-live streaming na kayo. Hi, Papa! Kaibigan ko yan! Dati kong kasamaan yan! Siya artista, ako alalay. Okay, pero tingnan mo, may tatalunin ko yan. Importante ang pera sa buhay ng tao. Yes or no? Yes. Kasi daily expenses mo, pera ang kailangan. Okay? Pag-aaral ng mga anak mo, and of course, lalo na yung healthy living natin. And of course, emergency, pera ang kailangan dyan. Tama? Yes. Pwede bang isang laang diploma kay Louvelier? Yes. Pwede ba? Yes. Hindi. Kapag emergency, pera ang kailangan dyan. Yes or no? Yes. Yung pangarap mo, kaya mo bang tuparin kung wala kang pera? Yes. Dito ko nakita, maraming tao ang nangarap. As in. Kaya lang, hindi nila alam kung paano tutuparin yung pangarap nila. Tama? Wala silang way. Yung iba naman, hindi nila alam paano gawin ang pangarap nila. At yung karamihan naman, tamad gawin ang pangarap nila. Maliwanag? Pero dito, kaibigan, tuturuan kitang tuparin ang pangarap mo. Okay? Sabi mo nga dito, money is important, right? Kung ikaw dumadaan ka rito sa trabaho, sahod, bayad, utang, trabaho, utang, bago, sahod, may pag-asang yumaman? Wala. Kasi ganito lang kasimple, para mas magkaintindihan tayo. Ilang oras ka nagtatrabaho? 8. Ilang oras ka natutulog? 8 hours. Tama na yan? Sabihin na natin, yung traffic papunta, pabalik sa trabaho mo, 3 hours. Pwede na to? Pagkain, pagligo sa umaga, umaga, gabi, 2 hours. Pwede na? So, nauubos mo 21 hours. Saan na pupunta yung tinatawag na 3 hours mo? Saan na pupunta to? Facebook! Barkada! Chismis! Everything! Tama? Umamin! Pero kaibigan, yung 3 hours mo, yan ang magpapayaman sa'yo. 3 hours lang ang kailangan ko sa'yo. Hindi mo kailangan yung Sabado at Linggo mo. Yung Sabado at Linggo mo, itulog mo na lang. Kasi lagi kang puyat. Tulog ka ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. 3 hours ang kailangan ko para yumaman ka sa negosyo na to. Maliwanag? Yes. Okay. Huwag mo na ubusin sa Facebook, kaibigan. 3 hours lang ang hinihingi ko sa'yo. Okay? Sabi nga rito, extra income. Ibig sabihin, extra time, extra effort, extra income. 3 hours lang. Pwede na? Yes! Okay, kaibigan, kung bago ka sa business na to, 3 hours spur of your time. Okay. What if meron kang 10,000? Ano ang kaya mong inegosyo sa halagang 10,000? Sino ba yung first timer? First timer, pwede naman, ah, ito. Okay ka, lagot kayong dalawa sa akin. Diyan ka pa sa harapan. Ha? Sir, anong name mo, sir? Ay, Albinay. I'm Chris Paul John, Herbert Hanson, Sabila the Third. Nalito. Kung may 10,000 ka, anong kaya mong inegosyo sa halagang 10,000? Ang kaya lang yan, magtinda ng baseball. Yes or no? Yes. Magtinda ng ice cream? Kaya mo ba magtinda ng ice cream, sir? Extra income, 3 hours. Pagkatapos mong trabaho, magtulog ka ng ice cream. Pwede? Kaya gawin? Hindi. Or magtinda sa palengke. Tama? Kasi yan lang ang puhunan mo. 10,000. Hindi mo pwedeng gawing pang negosyong pang malakihan yan. Yes or no? Yes. Pwede bang ipatayo ng 7-Eleven yan? Yes. Pwede! Eto, 11-7. 11-7. Pwede! Tama? Hindi ka madidemanda dyan. Kasi pinaligtad mo. Ang tanong, 10,000 lang ang pera mo, kaibigan. Kasi pagkuha mo pa lang ng mga documents, ubus na ang 10,000 mo. Kulang. Tama? What if kung bibigyan kita ng negosyo na mas mababa sa 10,000?
Imagine mo kanina, 10,000. Ngayon, mas mababa sa 10,000. Pwede na? Yes! Okay, sa mga baguhan, kaibigan, simple lang, bibili ka lang ng produkto namin. Bibili ka lang ng 3 box ng capsule, 1 box ng juice, at cost of 4,538. Babaguhin ko ang buhay mo. At kailangan ko lang ang 3 hours sa oras mo. Pwede? Yes! Magninegosyo tayo sa halagang 4,538. Kaya ba to? Yes! Sino ang kaya 4,538? Taas ang kamay! Sino ba yung mga baguhan? Pag 4,538, hindi nyo kaya to, huwag na nating ituloy to. Diba? Magkano po na? Okay. Magkano? 4,538. Sir, babaguhin ko buhay nyo sa halagang 4,538. Meron kang isang account, okay? Ano ibig sabihin niyan? Meron kang isang account, parang meron kang isang tindahan, okay? Now, a product of choice, pwede ka pang mamili. Meron kang 30 up to 50% discount. Meron kang business opportunity, of course. And of course, online business system and global business system wherein nag-enroll ka sa halagang 4,538. Member ka sa Philippines, member ka pa sa Dubai, Nigeria, Hong Kong, Singapore, kung saan lahat ng bansang bubuksan sa halagang 4,538 international ang business mo. Yung iba, ang sobrang dami ng pera nila, local lang ang negosyo nila. Ikaw, 4,538, magre-reklamo ka pa? Nakuha nyo? Grabe! At ang maganda pa niyan, may libreng travel at libreng sasakyan! Ganito kalupit! At ang pinakagusto ko rito, kaibigan, that's why I love networking business. Ito yung residual income, natutulog ka habang kumikita. Masarap pa tong ganito? Yes! Imagine mo, no pensment. Kapag empleyado ka, pagising mo, may muta ka lang. Di ba? Samantalang sa negosyong ginagawa ko, kaibigan, pagising mo, may muta ka lang, may income ka pa. Masarap! Ito ang negosyo. I've been doing this business for 20 years. Tagal na, ma'am, no? When I started in this business when I was 7 years old. Ito na ako yun. Ba't tumatawa ka, ma'am? Hindi mo mabanggit yung 27? Huwag kang kumunta. So, imagine this is the business we're in. Pagtulog mo, paggising mo, may income ka. Masarap. Yes. I'm talking in front of you right now. Piso bawat letra. Eh, ilang oras na ako nagsasalita? Subukan mo, ilang piso, isang letra. Bakit? May Dubai, may Hong Kong, may Singapore, may Nigeria, kung saan bubuksan. Maganda? Yes! Ang talang dollars ang income mo doon? Yes! Dollars ang pag-uusapan natin dyan mamaya. Okay, 30 up to 50% discount. Example, ito yung barley pure natin. Sa market, 1,950. Once na distributor ka, you can get only 1,260. Automatic, meron kang 690 per box. Imagine, ubusin mo lang yung 3 hours, makapagbenta ka, may 690 ka kagad. Yes. What if meron pa tayong 3 plus 1? Simply because, bibili ka lang ng 3 box, may libre kang 1 box. Automatic, ang bili mo lang is only 945. Kapag naibenta mo yung 1 box, meron kang 1,005 pesos per box. Maganda, nag-ubusin ng 3 hours? Yes. Imagine kung nagtrabaho ka, 8 hours ang inubos mo, magkano sweldo? 400? Lupit, ano? Grabe, no? Sir, kumpleto-kumpleto, may 81 pa eh. Imagine mo, sir, makapagbenta ka sa loob ng 3 hours. May 1,000 ka? Yes. Sa loob ng 1 po, nakapagbenta ka ng 10, may 10,000 ka? Yes. Maganda produkto? Yes. Yes. Yung barley capsule natin sa market 900, you can get 600, and of course, meron ka kagad 300 per box. Meron din tayong tinatawag na 3 plus 1, okay? You can get 450, automatic meron ka kagad 450 per box. Makapagbenta ka rin sa, ng 10 sa loob ng 1 buwan. Magkano? 4,500! Maganda? Yes. Ang sabi ko kanina, pag maganda ang produkto, masarap ang negosyo? Yes! Yes. Ang ganda rito, kaibigan, kung mahilig kang magbenta, gawin mo to. Nagbebenta ka na, kumikita ka pa, cute ka pa. Masarap? Maganda, di ba? Okay.
Of course, ganito lang kasimple. Kinukwento lang namin ang negosyo na to. Okay? Paano pa magkwento? Meron pa siya ti Paris dito? Siete pares! Ano ba yung tinatawag na siete pares? Puro kwento, tama? Magkwento ka lang ng 3 hours, kaibigan. Ito ang magpapabago ng buhay mo. Mahilig ka rin lang magkwento. Kapag nakita mo masarap ang pagkain sa mga food chain na yan, ikukwento mo ba? Yes! Pag sila kumain, kaibigan ka, mag-anak mo, babayaran ka ba ng mga kumpanya na yan? Yes! Hindi! Kapag maganda ang pelikula, nanood yung mga kaibigan mo, nanood ka! Nanood ka! Pag kinuwento mo, manonood din sila? Yes! Ay grabe, panoorin mo to, ang sarap, ang ganda! Pag nanood sila, babayaran ka na sila yan? Yes! Hindi! Dito, ikwento mo si Sante Barley. Ikwento mo lang, ikaw ang babayaran parang artista. Yun! Ang artista, umaarte, nag-i-endorse sa TV. Yes or no? Yes! Binabayaran ba sila? Yes! Si Piolo Pascual, bata pa ngayon. Piolo Pascual pa yan? Yes! After 20 years, mahal pa ang bayad sa kanya? Yes! Hindi na. Kaibigan, si Chris Sabine, pagdating ng araw, tatalunin si Piolo Pascual. Yes! Si Chris Sabile, tatalunin si Piolo Pascual. Pinagpigyan ko na siya ngayon. Sabi ko, bro, ikaw na lang muna. Next na lang ako. Hindi ko linya yan eh. Hi, Papa. Nakalabi na, nanunood dyan ngayon. Downline ka. Joke lang. Okay. Kaibigan. Eto ka, magkano punan? 4,538. Meron kang direct referral 300 every time na nakakapagpasali ka. At cost of 4,538. And meron tayong tinatawag na one link or fairing 500 per link. Paano yan? Parang ito ah. Eto ka, okay, meron tayong left and right. Bumili ng 4,538. Then another 4,538. Kapag nag-link, meron kang? 500. 1.1 link 500. Okay? Eto ka, meron ka napasali. Bumili ng 4,538. Of course, the company will give you 300. Then, gagamit siya ng produkto, wala kang binebenta, pero meron kang tinatawag na 10%. Siya nakapagpasali, bumili ng 4,538. Hindi na ikaw ang nagpasali rito, pero ang 300 sa kanya mapupunta. Ikaw, gagamit ng produkto to, meron kang 15%. So, the same way, nag-i-invite sila, sa kanila ibibigay yung 300. And of course, every time they use the products, you will receive 5%. Every time na nakakapagpasali sila, meron silang 300, but ikaw, 5 to 15% ang natatanggap mo. Maganda? Yes! Tanong, may binenta ka ba rito? Wala. Wala, nagpa-cute ka pa nga lang dito eh. Ang inimbitahan mo lang, itong nasa taas. Yes or no? Yes! Hindi mo maiiwasan maraming magbebenta rito. Dahil sobrang ganda ng produkto. Kapag nagbenta sila rito, you will receive 5 to 15%. Maganda? Yes! May binenta ka? Wala. Nagpa-cute ka lang. I'm Chris. I'm on grass. Nag-endorse ka lang. Maliwanag? What if sa kabila mo, may sumali, bumili ng 4,538, bibigyan ka ng 300? Yes! Meron siyang link or pairing? Yes! So meron siyang 500, another 500 ibibigay sa'yo. Kapag nakapag-invite siya, and of course, gumamit sila ng produkto, meron kang another 10%. Nakapag-invite siya ng cost 4,538, yung 300, kanino mapupunta? Sa kanya. Of course, meron bang link or pairing? Yes. Meron kang 500 per link. So, every time na nakakapagpasali sila, they will receive 300. And every time na magpe-pairing yan, meron ka rin 500. And of course, yung product usage nila, 5 to 15%, unlimited po yan. Okay? Unlimited yung 500 mo. Naintindihan po ba? Ang inimbitahan mo lang dito, yung nasa taas na left and right mo. Every time they use the products, 5 to 15%. At ang maganda pa niya, nandito tayo sa Pilipinas, international na ba ang business natin? Yes! Meron ng Dubai? Yes! Magkakaroon ng Africa? Yes! Magkakaroon ng Singapore, Japan, Hong Kong. Tama? Yes! Every time na gumagamit sila, kahit na nasa Pilipinas ka lang, kaibigan, you will receive 5 to 15% in dollars. That's why I'm very excited with this business.
Imagine, I used to work in an international company wherein ang upline ko, Amerikano. Nakuha? I used to be a top distributor in Japan, pero yung upline ko, Amerikano. But this time, sino ang upline ng buong mundo? Pilipino! Ganun lang siya kasimple. Ang tanong ko lang naman, ilang bansa ang hawak mo? Iba, nakakaano, kanina mas tumayo yung balahibo kanina kasi I have talked in one of the great leader in Dubai wherein 18 countries ang hawak nila! Naku ba? Ako nga, dalawa pa lang yung hawak ko, nasasyak na ako! How much more kung 18 ang hawak mo? Nakuha nyo? Mag-top ang Dubai, Hong Kong, Singapore, kung anong bansa meron yan. At the end of the day, na meron tayong awards night, nando ka lang sa likod, it's okay. I'm still your upline. Yes. Masarap? Yes. You are receiving 5 to 15%? Yes. In dollars? Yes. Peso and dollars po ang tatanggapin natin. In the next 5 years, mamili ka na kung anong bansa ang hawak mo rito. Tanong, may binenta ka? Paano kung nagbenta ka pa? Naintindihan, hindi pa natin sinasama rito. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito, yung product usage ng mga tao under your team. Aside from your personal sales. Maliwanag ba? Naintindihan? Okay. Now, ito yung tinatawag nating step rock natin. Wherein, habang tumatanda ka sa negosyo na to, dito mo tatalunin si Piolo Pascual. Si Piolo Pascual, after 20 years, mahal pa bang bayad dyan? Hindi na, pababa na kasi medyo may edad na. Tama? Dito, yung 5% mo, madadagdagan yan up to infinite 10% and so forth. 5% plus 10% and so forth. Habang nagkakaedad ka rito, nilulumot ka sa negosyo na to, pataas ang bayad sa'yo. Masarap! At ang maganda pa dyan, pataas ang bayad sa'yo, yung edad mo, patras! Look at this. After 10 years, dahil 27 ako ngayon man, after 10 years, ilang taon na lang ako? Kumukontra si ma'am. Masama. Kaya next time, kaibigan, yung mga speaker dito, puro bata na. Bakit? Kumatras ang edad eh. Bakit? Nagbabarli ba tayo? Yes! Ganito lang kasimple. Nakakabata ba ang maraming pera? Yes! Hindi lang ang ganun kasimple. Dahil naniniwala ako, nakakapangit ang walang pera. Yes or no? Yes! Wala akong nakita tao, walang pera. Yes, grabe, wala akong pera. Meron ba ganun? Wala. Maliwanag kapag wala kang pera na kasimangot ka, yes or no? Yes! Pag marami kang pera, lagi ka nakangiti? Yes! Ang sura na eh, yung pariwakay ito mo eh. Halo mo, aragito ko sa'yo ma. Neonjin da karan eh. Aray mo, neonjin siya. Neonjin! Ya, tomodachi, domo, aragito. Masarap ang negosyo? Yes! Kaibigan, believe me. In my 20 years in this business, this is the reality we're in. The 5 to 15% na pumapalo sa'yo every end of the month. Next, in the next 5 years, $100,000 to $500,000 maliit po sa akin yan. You know why? I have in Dubai, I have in Hong Kong, I have in Singapore, I have in Nigeria! Kaya kaibigan, kung ikaw kumikita ng $500,000 per month, Pilipino ka, anong buhay meron ka? Nakuha mo, sir? The business I have is, I'm Chris. I'm on grass. That's it. Masarap? Maganda ang negosyo natin? Okay, ganun lang kasimple. Meron tayong free travel and car incentive, of course. Yan yung mga travel na natin. And, yan, iba't ibang parte ng mundo na travel na ng mga Suntem members. My first travel in this company in Vietnam. Actually, 2 years pa lang po ako sa company. Imagine, first travel ko in Vietnam, second is Hong Kong, libre lang, all expenses paid. Masarap. Yes! I used to travel for different countries, pero ako ang nagbabayad sa sarili ko. Ang masarap dito, ang company ang nagbabayad sa travel mo. Masarap yung ganon? Yes! Last travel namin, imagine, 100 plus kami! Sino ba ang mga nakatravel dito? Tasa po kayo!
kama namin, ano? Sir, libre ba? Libre? Yes. Masarap? Awesome. Sino na iwanan ng bus? Tapos? Joke lang, sir. Sayang, naiwan. Hindi, natulog eh. Okay. Eh, isang daan ba naman yan? Sigurado ako may maiiwanan. Okay. Eh, minalas, naiiwan, sir. Next time, bawi ka, ha? Alam mo na, ruling. Okay. Hindi, patawa lang yan. Okay. Kami nagyayate, sila natutulog. Okay. This coming 2017, my dear friend, we're going to... Uy, ba't na iba? Nawala yung Singapore ko. Okay, Singapore, dito po yan, okay? And palakpakan mo naman, nag-qualify na. Kanina na, award na. Masarap, no? Imagine mo, Hong Kong, tutako rin ng Singapore. Galing-galing ko lang dito, last, ano, balik na naman. Okay lang, libre naman, eh. Di ba? Masarap? Yes! And one of my target this year, of course, Europe. 15 days. Grabe! As in, all expenses paid. Masarap? Yes! Sarap na negosyo natin? Yes! Imaginin mo, ito yung negosyo, kumikita ka na, may libreng travel ka pa! Kapag empleyado ka, nag-travel ka rito, nagbibilang ka. Grabe! Baka yung negosyo ko, ano na nangyari sa Pilipinas. Dito may inilis ang negosyo? Wala! Tulog, kain, tulog, biyahe, kung saan. Pagising mo, may income? Yes! Masarap? Yes! Yan ang negosyo natin. Of course, meron tayong car incentive. Ang lupit, ano? Nag-travel ka na, pag-uwi mo, may sasakyan ka. Masarap? Yes! Habang nagtatrabaho ka sa negosyo na to, may katumbas na points at pwede mo makuha yung sasakyan na gusto mo. Pinakamababa, Nissan Almera. Okay, paano yan? 50 points lang yan, actually. Eto ka, no? Kukuha ka lang sa left mo rito ng 50. Sa kanan mo ng 50, kapag nag-link, meron kang 50 points. At automatic, meron kang Nissan Almera. Kung baguhan ka sa negosyo na to, pwede na? Yes! Masarap? Yes! Depende yan sa sasakyan na gusto mo. Actually, nag-qualified na po ako. Wow! And, hindi nyo kilala ko si Rocky. By 2018, ilalabas ko po yung Ford Camaro. After ko ng Nigeria. Okay? And yan po yung mga nag-qualify this 2016 car incentive. Okay? Masarap ang trabaho na. Masarap yung negosyo natin. Sarap ano? Libre lang, sir. Bagay sa ito, no? Bagay, no? Magkano po nun, sir? 4538. Okay. Of course, gadget! Hindi po namin problema ang gadget dito. Magturo ka lang ng gadget na gusto mo. Nasa iyo yan. Di ba? Different gadget. Imagine TV, ganito kalaki. Ganda! Di ba? TV! Ganito kalaki! Ang ganda niya! Joke lang yan. Any gadget, kaibigan, di po kami bumibili ng gadget dito kasi libre lang yan dito. Okay? Of course, ano yung strategy? Ikuwento mo lang. Ikukwento mo lang yung BDE namin about barley. Benefits of barley, about the discount, and of course, yung earned significant income. Yan yung tinatawag namin BDE. Simple lang kami mag-endorse. Endorse the barley, endorse the discount, and endorse the business. What if? May mga kaibigan ka ba? Cellphone contacts, meron? Yes! Meron ka bang kaibigan ka mag-anak? Yes! Meron ka bang mga Facebook friends? Yes! Malamang thousands yan, tama? Imagine, i-endorse mo lang yung BDE sa 200 na tao. Meron? Yes. Kaibigan, 200. Meron? Meron. Marami nga. Facebook mo, 5,000, sir. Sigurado ako. Di ba? Malamang, sir, puro ka post. Nakaka-relate, no? Bawat isang picture mo, kakain bago magdasal. Hindi na eh. Dati, bag kumain, magdasal. Ngayon, hindi. Bago kumain, picturean. Latest na ngayon. Okay. Sa 200 na tao, kakilala, kaibigan ka, mag-anak mo, 99% negative. As in, hindi naniniwala sa business mo. Ang naniwala sa'yo is only 1%. 1% ng 200, ilan? Dalawa. Imagine sa 200 tao na in-endorse mo, ilan ang naniwala sa'yo? Dalawa lang. Okay, look at this. Sino ang gustong kumita ng milyon sa loob ng isang taon? Sino? Eto ang sikreto, kaibigan. Kung gusto mong kumita, eto ka, 1 to 12 months. Eto ka, magkano po nan?
ang naniwala sa'yo? Dalawa. Dahil dalawa lang ang naniwala sa'yo, of course, kumuha lang ng 4,538. Magkano ibibigay sa'yo rito? Meron kang 300 each, tama? Meron kang 300 bawat isa. Meron ba siyang pairing or link? Yes! So, meron kang another 500. Yung first month mo, kumita ka na ng 1,100. Okay? Naiintindihan? Now, yung dalawa na yun, mag-i-invite din ba? Yes! Kaso, ang sumali sa kanila, dalawa lang din. Ikaw pa ba nagpasaan dun sa dalawa? Yes! Hindi na. Ang company, bibigyan ka na lang ng tinatawag na link or pairing. Meron kang 1,000 kasi 500 per link. Naiintindihan po ba? Yes! So, meron kang 2,100 yung second month mo. Now, yung dalawang tao sa left and right, mag-i-invite din? Yes! Kaso, ang napasali nila, dalawa lang din. Kasi ikaw, dalawa lang din kasi ang na-invite mo. So, nag-invite lang din sila ng tigdalawa. So, meron kang 4 sa left and 4 sa right, meron kang 4 fading, meron kang 2,000. Yes or no? Yes. So, kumita ka na ng 4,100. The same scenario, bawat isa nakapag-invite lang din ng tigilan? Tigdalawa. Imagine, my friend, bawat isa nag-i-invite. Pagdating ng 12 months, tigdalawa, bawat isa ang na-invite. Pagdating mo ng 12 months, 2.4 million. Pwede na? Ilan yung invite mo rito, sir? Ilan yung invite mo? Dalawa. May binenta ka ba rito? Paano kung nagbenta ka pa? Nakuha nyo? Okay, lahat pa sila gumagamit ng produkto? Yes! Bawat isa gumagamit ng isang barley juice lang. Hindi dalawa? Walang 3 plus 1, walang coffee, walang deodorant, walang ibang produkto kundi barley juice lang. Pwede na ba sa'yo? Pagdating mo ng 12 months, 318,000 monthly. Wow. Naintindihan po ba? Ilan ang in-invite? Dalawa! Look at this. Kapag ito nakita ng summa cum laude or magna cum laude, sasali ba yan? Yes! Magne-networking ba yan? Yes! Hindi magne-networking yan. Kasi unang-una, magagalit ang magulang niyan. Kasi sasabihin, anak, pinag-aral kita. Tinuisyonan kita ng mahal. Pinag-aral sa magandang eskwelahan. Pagkatapos mo, magne-networking ka lang. Tama? Look at this. Tingnan mo lang maigi. Ang summa cum laude ngayon, magkano per month? Actually, pag summa cum laude ka, sabihin na natin, 30,000 per month. Tama? Yes. Kasi cum laude ka eh. Within 2 years, magkano ang pwedeng kitain ni summa cum laude? Huwag mo nang kumpirin, kinumpit ko na yan. Magkano kinita? 720,000 ang naiipon ni cum laude for 2 years. Yes or no? Yes. Ang tanong, buo ba yan? Yeah. Pag nabuo yan, patay na yan. Hindi kumain eh. Inipon lang niya yung bati na income niya. Yes or no? Yes! Tingnan mo maigit. Pag ito nakita nang hindi nakapag-aral, as in, bobo. Hindi nag-aral eh. Hindi na nag-aral, bobo pa. Itong tao na to, hindi nakapag-aral, as in, bobo. Tanong, meron ba siyang kaibigan dalawang bobo? Meron ba? Yes! Sabi nga nung sumali, naku grabe, friend, sali na tayo, di ba bobo ka rin? Isa na lang kailangan. Nung nag-aaral ako, alam niyo yung row 1, row 2, row 3, row 4? Nakaka-relate? Yes! Yung row 1, matalino. Yung row 2, medyo matalino. Yung row 3, nagtatali-talinuhan. Yung row 4, walang katali-talino. Nung nag-aaral ako, row 4, tabi pa ng basurahan. Nagtataka nga ako sa teacher namin, ma'am, bakit naman yung basurahan tabi pa ng row 4? Eh, kasi mga unghang kayo. Pero, nung nag-aaral ako, hindi yung utak ko ang pinatatalim ko. Alam niyo pinatatalim ko? Yung mata! Kasi bakit? Row 4 ako para makarating ng row 1. Doon ako mamamopia! Simple lang, kasi bakit ako mamamopia sa katabi ko? Eh, row 4 to, bobo rin to! Yeah.
Kaibigan, napatunayan ko sa negosyo na to, hindi mo pala kailangan matalino ka rito. Ang kailangan lang dito, magaling kang mangopya. Dahil bobo ako, magaling mangopya, naging successful! Yeah! Alam mo na, sikreto rito para maging successful! Magpaka-bobo ka lang! Hindi mo alam sa talino mo dito! Bakit? Sabi ng kaibigan, naku pare, pasok tayo dito! Ako bobo, dalawa na tayo! Bakit? Marami tayong kaklase ng araw na puro bobo! Dalawa naging fight, kapwa niya bobo? Pagdating na isang taon, puro bobo, milyonaryo! Kaya kung gusto mo maging milyonaryo dito, kaibigan, alam mo na ang sikreto? Bakit? Ang matalino, sobrang mag-isip? Yes! Kaya nga yung sobrang mag-isip na matalino, nasisira ng isip? Yes! Sila yung napupunta sa mental? Yes! Meron ka bang nakitang bobo na sira ng isip? Wala! Hindi ba sisiraan niya? Bobo ka eh! Hindi nga marunong mag-isip! Paano masisiraan ang ulo yan? Sabi nung isa, kaibigan, pasok tayo rito. Bobo pala tayo eh. Akala ko wala na tayong pag-asa. Nakuha nyo? Yes. Huwag mo sabihin sa akin, driver ka. May kaibigan kang dalawang driver? Yes. Yung dalawang driver may kaibigan? Yes. Puro driver, milyonaryo? Yes. Kung katulong ka, may kaibigan kang dalawang katulong? Yes. May kaibigan dalawang-dalawang katulong? Yes. Lahat puro katulong, pwede maging milyonaryo? Yes. Kaibigan, ang pagyaman at pag-asenso ng isang tao, hindi yan makukuha may pinag-aralan ka o wala. Hindi yan nakukuha matalino ka o mangmang. Nakukuha yan kung paano ka mag-isip. Yes. Dito, nakita mo na dalawa lang ang kailangan mo, gawin mo na. Tama? Naintindihan? Yes! Paliwanag? Yes! Sino hindi nakakaintindi? Taas sa kamay. Balik tayo sa umpisa. Sabi ni Mag, tuloy mo na yan kahit hindi ko naintindihan. Kanina ka pa eh. Alas 12 nga eh. Uulitin mo pa, di alas 2 na. Naintindihan po ba? Maliwanag? Okay. Ganito na lang para mas reality. In 7 months, pwede na ba sa'yo 64,000? Yes. Pauwi ka na rito? Yes. Monthly na 6,500. Pwede na? Yes. Magkano kunan? 4,538. Pero kaibigan, hindi mo maiiwasan. Kasi lahat yan, gusto rin namang kumita. Pwede na ba sa'yo yung extra income mo naging unlimited income? Yes! This is the business I have in this kind of company. Maliwanag? Okay. What if more than two friends? Kasi hindi ako naniniwala, dalawa lang ang kaibigan mo na bobo! Siba, sarap ng tawa. Kasi sigurado ako marami kayo! Kami nga marami! Nagkita-kita na kami! Yung iba nawala na. Okay. Look at this. This is the best seller we have. The package na meron tayo. The Builder Pack Plus, the best seller we have. Starter package natin, 4,538, meron kang 1 account, okay? Meron tayong bestseller, 7 account, Builder Pack Plus. Ano maganda? Isang package o pito ang package? Pito! Isang tindahan o pito ang tindahan? Pito! Ganito lang, kasimple ang negosyo natin. The more na malaki ang puhunan mo, the more na malaki ang pwede mong kitain, okay? Builder Pack Plus, meron kang package worth 19,000 plus. Meron kang airload system, meron kang impact gym, of course, meron kang website, and meron kang insurance worth 100,000! Imagine mo, may insurance ka! 100,000! Gusto mo makabawi? Yes! Tumawid ka sa EDSA, nakapikit! Bawi ka agad! Kasi may nagtanong sa akin, sir, paano gamitin to? Naintindihan
na. Mami, magtanong sa inyo dyan. Okay, more than 30,000 ang profits value ng product mo. Okay, 7 account. Ganito lang kasimple. What if more than 2 friends ang na-invite mo? This is it. Ilang account ka? Ikaw to, ikaw yan, ikaw to, ikaw yan, ikaw. 7 account. Okay, may na-invite ka, 2 kanina. Okay? Magkano bibigay sa'yo? 300 bawat isa. Tama? Okay. Tanong, magpe-pay ring? Yes. Meron kang unlimited 500 sa account na to. Tama? Yes. Now, what if 4 ang na-invite mo? Ilalagay natin sa PIP account. Ibigyan ka ng 300 bawat isa? Yes. Lahat sila mag-i-invite ng 2? Yes. Meron kang unlimited 500? Yes. Papasok sa PIP account mo. Yung second account mo, ikaw to? Yes. Yung port and paid account, gumamit na yan, nagamit na yung 500, pero magli-link pa rin para sa'yo, unlimited 500. Mas masarap? Yes! What if anima na nga invite mo? Of course, ilalagay natin sa 6 account mo, bibigyan ka ng 300 bawat isa. Yes or no? Yes! Lahat sila magpe-pay ring, mag-i-invite bawat isa, meron kang 500 unlimited. Naintindihan? Yes. What if 8 ang na-invite mo? Of course, lalagay natin dito sa 7 account mo, bibigyan ka ng 300 bawat isa, mag-i-invite sila, meron kang 500 per link, and of course, itong 3rd account mo, ikaw pa rin to? Yes! Magpe-pay rin yung 6 and 7, unlimited 500. Ito ang maganda. Yung main account, ikaw ba to? Yes! Yung 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, magli-link dito? Yes! Magpe-pay rin? Yes! Unlimited 500. That's why I'm very excited sa business na to. You know why? Hindi lang naman kasi 8 bobo ang kaibigan ko. Tama? Hindi lang naman kasi 8 ang mai-invite ko sa Nigeria. Hindi pa nga ako nakakaalis, my dear friend. I have more than 20 direct right now. How about the other members? Tama? Nakukuha niyo yung business? Lahat sila gumagamit ng products? Of course, unlimited 5-15%. Ibigyan ko ba? Okay, ganito lang kasimple. Of course, meron ka lahat dyan, libre. Okay, dahil 4538 times 7 account, ang babayaran mo is 31,760. Pwede na? Yes! 31,000, kaya ba to? Yes! Sino ang kaya ng 31,000? Taas ang kamay! Huwag na natin tuloy ito! Magtinegosyo tayo eh! Imagine mo kaibigan, 31,000 international business, ayaw mo pa? Pero ito maganda, hindi yan ang babayaran mo. Ang babayaran mo is only 15,000 na lang na may pay. You have automatic 7 accounts. Mas maganda? Tigil na natin itong negosyo na to. Nakuha, naintindihan? Okay, look at this. Kaibigan, 1 to 12 months, kung gusto mong kumita ng 6 million in 1 year, kailangan mo lang mag-invite ng 2 tao na merong 15,988 bawat isa. Okay, 2 lang. Hindi mo kailangan ng 4, hindi mo kailangan 6, 8. Ilan lang kailangan mo? 2. Of course, mas mataas yung tinatawag na referral. 1,000 bawat isa. Ito, medyo matalino na to. Medyo. Ano na to? Row 3. Kanina, row 1. Nakukuha nyo. Ah, row 4. Ito, marunong pa kay sa akin. Kayo na kaya pumalit dito. Ang maganda na ito, yung pairing or link, 1,500 per link. Mas tumaas na, di ba? So, kumita ka na ng 3,500 for first year, first month. Itong 2 na to, mag-invite bawat isa? Yes! Mag-invite ng 2. Ikaw pa ba nag-invite dito? Yes! Hindi na, pero ang company, babayaran ka ng 3,000 kasi 1,500 per link. Okay? So, kumita ka ng 6,500. Imagine, bawat isa, ilan ang imbitahin? 2. Bawat isa nag-invite ng tig-dalawa ng cost ng 15,998,
in 12 months, magkano pwede mong kitain? 6.5! Palakpakan mo yan. Imagine mo, abutin ka ng 5 years. 5 years. 50,998 mo, inaabot ng 5 years. Pagdating mo ng 5 years, may 6.1 million ka? Yes! Pagdating mo ng 5 years, may brand new sasakyan ka? Yes! May libre kang travel? Yes! At ang pinakamaganda pa dyan, meron kang tinatawag na leveraging. Ano ba yung leveraging na tinatawag? Ito yung every month, gumagamit sila ng produkto, meron kang 300,000 monthly. Yes! Pwede na? Sabi ko rito, pagdating mo ng 5 years, may libre kang sasakyan, may libre kang travel in the next 5 years kung tamad ka at bobo ka pa. Naku ha? Meron ba tamad dito? Taas ang kamay! Yes. Pero mami ka na, tamad dito maasenso. Kasi pinag-usapan natin dito 1 year. What if tinodo mo na inabot ka ng 5 years? Milyonaryo ka pa rin? Yes! May sasakyan ka? Yes. May libre travel? Yes. Meron kang leveraging na yung natutulog ka pag gising mo may income ka? Yes. Paano kung may sikreto sa loob na isang taon? Gagawin mo ba? Yes. Ilan ang kailangan? Dalawa! Nakukuha? Yes. Naintindihan? Yes. Ganun siya kasimple. Lahat sila gumagamit ng produkto. Of course, ang pinag-usapan lang natin dito is 12 months. Paano yung 13, 14 and so forth? Lahat sila mag-i-invite pa? Yes! Matatagdagan yung million mo? Yes! Unlimited income. At cost of 4,538, 15,988, unlimited ang income mo. Depende sa'yo. Okay. Of course, international, stable ang company natin, own product tayo, and organic from New Zealand of course, international global market, and ito yung no plus out, no prepare, 24 hours encashment. Pwede ka mag-encash anyway. Masarap, di ba? Pag kumita ka ngayon, bukas encash mo, may income ka kagad. Masarap? Yes. Hindi mo na kailangan ng 15-30 katapusan para kumita. Ilang oras lang kailangan mo rito, sir? 3 hours. Okay? Kilala nyo? Mr. Joel Luyong, dating fish vendor. Okay? Isang peace vendor, walang alam sa business, pero ginawa ang negosyo, nakabili ng sasakyan, nakabili rin ng eroplano. Eh, joke lang. Nakasakay lang, kayo naman. Pag nakabili ng eroplano, ibang klase na tayo rito. Nakasakay lang. And ang maganda dyan, of course, nakapag-travel ng iba't ibang bansa for free. Isang dating peace vendor. Masarap. You know, the reality of this business, kaya nga sinasabi ko yung 5 years, eto yung reality. After 5 years, nararanasan na nila? 6-digit yes. A month? Yes. Isang nga nasa 7-digit pa. Di ba? You know, I'm very proud with this business. This is the business we're in. Yung dating upline ko sa dati kong company, nagpa-flyering lang yun. You know magkano income niya ngayon? He's American. $5 million per month. Nangyayari? Yes. And I feel it. In the next 5 years, my dear friend, yung kinikita ng dati kong upline, kikitain ko. Yes! So, simply because tayo o isa ka sa upline ng buong mundo. Yes. Nakuha? Maganda? Yes. This is the first company we're in. Ang top upline of the world is Filipino. Magkakaroon tayo ng awards night. We're in international awards night. Top ng Dubai, top ng Singapore, top ng Hong Kong, top ng Japan, top ng Nigeria. Lahat sila magta-top. Nandun ka lang sa likod ng stage. Ang sasabihin mo lang, it's okay. I'm still your upline. Masarap. Okay. Kilala, Mr. Jun Francisco. Ito isa sa mga inaangaan ko rito. First year high school graduate. Tinapos niya ang first year. Tama? Kapag first year ka, may pag-asa ba yan sa tinatawag na corporate world? Pwede maging manager yan? Hindi. Kasi first year lang yan. Ano ang pwedeng trabaho niyan? Janitor nga ngayon. At least college level ka na. Tama? Pero doing this business, my dear friend, kumita ng million,
simple, may sasakyan na ganito. First year high school, nakapag-travel ng iba't ibang bansa. Di ba? Nakuha? Yes. Ang negosyo na to, kaibigan, kakaiba. Kaya huwag mong sabihin sa akin, kasi nauna kayo, kaya alam nyo ang negosyo na to. Mahihiyain ako, kaya hindi ko kaya ang negosyo na to. Kaibigan, walang nauna, walang nahuli rito. Ang pinag-uusapan lang natin dito, gaano kalaki ang pangarap mo. Nakuha? Ito, okay, so kung paano at gaano kaganda ang negosyo na to, okay, so ipapakita ko lang kung paano ang patunay na ang mga tao rito sa negosyo na to kumikita. Okay? Ito yung negosyo na to. Gawin mo lang ng maikling panahon. Pero at the end of the day, kaibigan, lifetime income ang papasok sa iyo. As in, wala ka nang ginagawa, tumatanggap ka na lang. Masarap yung ganon? Yes! Tumikita ka habang natutulog ka? Yung mga inabutan ng more than 5 years dito, ganun na ang nangyayari sa kanila. Okay? Meron lang ako isang tatawagin, okay? And, she is my business partner, isang babae. At itong tao na to talaga makikita mong napaka-simple. Pero, sisiguraduhin ko, in 2018, multi-millionaire ang tao na to. You know why? Simply because ang dami niyang downline sa iba't ibang bansa ngayon. And I'm pretty sure lahat tayo magkakasama in the next 2018. Pag hindi ka nakasama sa awards night, ibig sabihin, hindi mo ginawa ang Dubai, hindi mo ginawa ang Nigeria. Maliwanag? Yes. Okay, hindi ko na patatagalin. Tatawagin ko na one of my business partner, Miss Erica Santos! Ayan, ganyan talaga pag live, maraming technical ano. Ayan, good evening po. Good evening. Ayan, sino po dito yung first time ako makita? Ayan, ano po, first time ko din po kayo makita. So, ayan, sino po gutom na? Lahat? Manilibre daw po kasi si Mentor Chris, kaya sino po yung gutom na? Ayan. Sabi niya biglaan daw, hindi. Noong na-invite din po ako sa ganitong industry, don't worry, nagutom din po ako. Pero isa lang naisip ko, kung magugutom ako pero magbabago naman yung buhay ko, okay lang magutom ako. Yes! Diba? Kasi marami sa labas nagugutom, pero ngayon, hanggang ngayon hindi nila alam paano baguhin yung buhay nila. Kaya okay lang po ba, magutom tayo ng ilang minuto na lang po? Yes! Ayan. So magpapakilala lang po ako, I'm Erica. Ayan, graduate po ako ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Business Administration graduate. And habang nag-aaral po ako, nagtrabaho din po ako sa fast food. Ayan, as service crew. Kasi hindi naman po ako galing sa mayamang pamilya. Right after graduation, nagtrabaho po ako sa isang international shipping line as marketing assistant. And then, nagbago ako ng linya, napunta ako sa real estate. Ayan, so sa real estate, hindi lang po ako basta agent, isa po akong top seller. So, kumukomisyon din po ako dyan ng 6 digits. Pero, kahit na ganun kalaki yung komisyon, hindi po masaya.
Ayan. Yes. So, from traditional na empleyado, nag-try ako maging self-employed. So, naging ano po ako, English tutor for Japanese students. Ayan. And then, dahil hindi ko pa rin nakikita kung ano talagang gusto ko, nag-traditional business din po ako. So, nag-into events. Ayan. So, nagtayo kami ng sarili naming business, nag-events. Kaya lang maganda yung kita. Kaya lang, syempre, hindi may iwasan. Maluloko ka ng mga suppliers dahil first time. So, hindi rin po nag-succeed. And then last, nagkaroon po ako ng sarili kong travel agency. Pero sabi ko nga, pagka-traditional business kasi, mahirap tapatan yung mga big players sa industry. Kasi matagal na sila, mas nakakapag-offer sila ng mas mababang rates. So, in short, hindi din po nag-succeed. Sabi nga ni Steve Jobs, if you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Alam niyo po, saan ko nakita yung joy while working, yung passion? Sa ganitong industry po. So, palakpakan naman po natin yung ganitong industry. So, what's good about this industry? Una po, nakakapag-travel po tayo. So, ang maganda niyan dito, maraming travel. Sa ganitong industry ko din po nakuha yung aking first car. And sa ganitong industry lang din po ako nakarinig ng mga inspiring stories. Normally po kasi sa labas, especially pag empleyado, ang pinag-uusapan puro problema. Di ba? Puro, paano kaya ako? Wala pang sweldo. Ang dami na naman babayaran. Puro reklamo normally naririnig natin. Pero sa ganitong industry, ang dami po natin naririnig ng mga inspiring stories na talagang pinapalapakan natin. And then, ang gusto ko din po sa ganitong industry, nakakapag-meet po ng mga new people. Kasi dati po talaga, actually up until now, mahihain po ako talaga. So, ang hirap yung kapag may kakausapin ka, kasi yun nga, mahihain. Pero because of this industry, kahit papano, may nakakausap ka, may nakakaharap ka iba't ibang klase ng tao. Pero what's better now that I'm here in Santé? Nakapag-travel po ako. Kung dati, sagot ko yung sarili ko po magta-travel. Ngayon po, nakapag-travel na for free. Ayan. So, last February po, nag-travel po kami. 100 po kami. Sabi nga po ni Kuya Chris, nag-travel for free sa Hong Kong. And then, dito, hindi pa man nangyayari, pero I know, I will have my own car here and makukuha ko siya for free. Ayan. Kasi po, yung dati, galing sa sarili kong bulsa. Ngayon, dito, ibibigay po yan ng Santé na limpre. And then, kung dati, sabi ko nga po, mahihain ako. Kung dati, nakikipalakpak lang ako kapag may events, di ba? Normally, hahayaan ba natin magiging tagapalakpak tayo? Ang maganda po niya dito sa Santé, hindi mo kailangan maging millionaire's club agad para i-recognize ka ng Santé. Because dito sa Santé, 2 beses na po ako nakakita ng stage at na-awardan. Ayan. And ang pinakamaganda po sa lahat dito sa industry na to, sabi ko nga, more than yung money na pwede natin kitain, more than yung car, more than yung travel, yung personality development. Kasi po, sa dati ko pong company, ilang beses po nila akong niyaya na magsalita sa stage. Talaga pong hindi ko po magawa. Ayan, sabi nga according to statistics, ang number one fear ng tao is fear of dying. Ang number two is fear of dying while public speaking. So, ganun din po ako. Sobrang hindi kinakabahan kapag may kaharap ng maraming tao. Pero sabi nga kailangan may overcome yun. Sabi kasi sa akin ni Mentor Chris, wala daw nagiging top earner na hindi tumatayo sa harapan. Ayan. Ayan. So, bago ko tawagin yung next speaker, may kwento lang ako. May isang napakagaling na speaker. Sabihin natin parang si Mentor Chris. Tapos, nag-joke siya. Sabi niya dun sa mga tao, sinabi na yung joke niya. Yung mga tao, tawa ng tawa dahil ang galing nga ng speaker, halos sumakit yung chan ka, kakatawa. Second time, nag-joke ulit siya. So, same joke yung sinabi niya. May ibang tumawa, may ibang hindi. Third time, fourth, fifth, yung pa rin yung joke niya. So, hindi na natawa yung mga tao. Tapos, isipin nyo, kayo yun. Kayo nakikinig, tapos paulit-ulit yung joke.
syempre, hindi na normally, hindi ka na talaga tatawa. Alam niyo po kung ano sabi ng speaker? Congratulations. You have learned the greatest lesson in life. Bakit? How come pag ang isang joke, paulit-ulit, hindi mo magandang magawang pagtawanan? Pero ang iisang problema, nagagawa mo paulit-ulit iyakan at balikan. Diba? Hindi ba natin naisip na yung problemang paulit-ulit na iniiyakan, baka ito na yung paulit-ulit ding pinapakita sa'yo ni Lord? Baka ito na yung paulit-ulit mong naririnig o nakikita, kaya lang, paulit-ulit mo din kasing hindi pinapansin. Diba? So dito sa Sante, nagsisimula pa lang po kami. 1 year pa lang po ako sa Sante, marami pa pong mangyayari. Ang tanong na lang yan is, sasabay ka ba o magpapaiwan ka? Ayan. So, sinabi ko na po yung good sa industry, yung better now that I'm in Sante. Ngayon, kung sasabay ka, isa lang po masasabi ko sa inyo. The best is yet to come. I'm Erica, Executive Director, and I'm on grass. Thank you. Ayan, so, to welcome our next speaker, dati po ako po yung upline nitong speaker natin, pero ngayon siya na po yung upline ko. Let's watch this video. Simply because ang ganda kasi ng industry na to, na alam ko, there's a reason, there's a purpose why you're here. Tama po ba? And I believe, kagabi, last night, the other night, nagdasala kay Lord, Lord, bigyan mo man ako ng magandang pagbabago sa buhay ko. Tama po ba? Lord, bigyan mo man ako ng magandang house and lot. Tama po ba? Lord, bigyan mo man ako ng sasakyan. Para naman pag nagta-travel kami ng family ko, eh, alam mo yun, comfortable kami. Tama po ba? Yes. Na question lang, ang house and lot, ang sasakyan, at ang pera, ito po ba ay needs or wants? Sabi ng iba, it's just a want. Sabi ng iba, it's just a need. But to tell you honestly, ang house and lot, ang kotse, at ang pera, karapatan mong magkaroon yan at this very point in time. Yes. Tama po ba? Yes. Now the question is, how much are you willing to do whatever it takes for you to get your dream house and lot, your dream car, and your dream finances?
I don't know about you, pero syempre, meron po tayong kanya-kanyang reason why you're here. Tama po ba? Maybe some of you here, it's just about the product itself. Tama ba? Maybe some of you, they're looking for a perfect opportunity para in the next 3 to 5 years, hindi na sila dyan sa same scenario na nandyan sila. Tama po ba? Now, ito lang po yung share ko sa inyo. Ang haba ng intro ko, no? Again, I'm Alpha. Ayan. So, kagaya ni Miss Erica, ako din po ay graduate ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. In short, hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Okay, sabi lang ng magulang anak, mag-aral ka ng mabuti para at the end of the day you get a better job. Tama po ba? Sino po dito narinig na yun? Yan, marami tayo, narinig na, gas-gas na nga yan, tama ba? However, sabi ko, sige, sundin ko yung magulang ko. Now, pagka-graduate ko, nagtrabaho ako agad. I work in a private company, so international shipping lines. And then all of a sudden, sabi ko, parang it's not enough. Okay, I look for another opportunity. Ganun ba kayo? Okay, so pag hindi nagpo-provide yung gusto mo, just a simple need, you're looking for a better one. Tama po ba? So I look for a better one. Ang maganda yan, naipasok ako sa Manila City Hall. Sino po dito familiar nag-work sa government? Meron po ba? Work in the government? Ayan. So basically, dito po medyo padri-padri na tayo. Okay, so ako po ay naipasok. However, even if mataas po ang aking rank dyan, eh, sabi ko parang it's still not enough. Okay, kasi nung nag-aral po ako sa PLM, ang school ko, ang pinaka-course ko po yan is a Bachelor of Administration Major in Management. So sabi ko sa sarili ko, kung magtatrabaho ako, di hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Tama po ba? So then, I decided, magtayo ako ng traditional business. Okay, sino po dito may traditional business right now? Meron. Yeah, meron naman. Okay, so sabi ko sa sarili ko, pag nag-traditional business ka pala, then I realized, kailangan mo pala lang malaking knowledge, malaking capital para mapahaba mo yung PC ng negosyo mo. Tama po ba? So in short, at this point, nag-traditional ako, hindi pa rin ako nag-succeed. Just like Erica, I have got a lot of failures. And some people are scared of failures. Tama po ba? But don't you know, failing in at some point in your life, yun yung part ng journey mo towards your success. Because yes. If you don't know how it feels like to fail, then you would never know how it feels like to succeed. Yeah. Tama po ba? Now my question is, sino po sa inyo sa kwartong to gusto maging successful siya? Sino po sa inyo gusto this year magkaroon siya ng sariling house and lot? Sino po sa inyo gusto this year magkaroon ng sariling sasakyan? Sino po sa inyo gusto this year magkaroon ng pambayad sa napakaraming utang? Ayan. Pag-utang pinag-uusapan natin, grabe. Na ito maganda. Good news, okay? Yung nakita mong opportunity sa Sante, maganda po ba? Yes. Do you think this can be a tool for you to get your simple dreams? Yes. Totoo? Yes. Are you sure? Yes. Now, simple lang mga kapatid. Nung nakita ko po yung opportunity to, a year ago. A year ago, then that's the time I realized yung prayers ko before, nagmamaterialize na pala siya. Kasi naniniwala ko, hindi ka naman bibigyan ni Lord ng, alam mo yun, Lord, bigyan mo ako ng pagpagawa ko ng house and lot. Hindi naman unti-unti nilalagnag yung ano, yung hollow blocks eh. Tama ba? Kung gusto mo ng sasakyan, hindi naman binibigay sa iyo yung pang-piyesa, di ba? Pang-pambili man, pangkuha ng kotse mo. Tama po ba? Alam yung binibigay lang niya sa'yo? It's a simple idea. Okay? Just like this one. Okay? Simple idea na pwede mong gawin. Okay? At idagdag kung ano man po yung ginagawa ninyo. Currently, I'm still an employee. May empleyado pa din po ba? Yes. Meron, I think. Okay? Now, anong gusto kong sabihin? Even if you are an employee and you're doing the business on the side, that is okay. As long as you are doing the business full-time by heart, kapatid, magkakaroon ka ng resulta. Tama po ba? Yes. Now then I realize, even if dumaan ako sa ganitong klase, ito yung old school sistema, tama ba? Okay, aral mabuti, then try get a better job. Now, simple lang, na-realize ko, bakit ganun? Even if ako ay hard worker bang Pilipino? Yes. Ang Pilipino ba naniniwala kang masipag at matyaga? Yes. Oo naman. Tanong, pag sipag at tiyaga, yayaman ka ba talaga? Depende. Now, ang magandang formula kasi dyan is, pwede kang maging masipag, pwede kang maging matyaga, pero ilagay mo in the right opportunity. Yes. Now, do you think, kapatid, this point in time, are you in the right opportunity? Yes! Pwede ba sabi sa katalaman,
them a friend? Friend! Isa ba, isa ba, isa ba? Ibigin mo lang magandang ano? Friend! Friend! Andito na tayo. Okay, na opportunity na ha? Lahat tanong ko dyan eh, ang pagkita dito sa Suntake, pwede ka kumita ng million? Gusto mo ba? Yes! Pag kumikita ka ba ng million, sir, nakakabaliw ba? Yes! Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Ay, alam mo na, parang siya yung itsura, parang normal na kumikita kami ng million? Tama ba? Now, simple lang, nalangit ako pa yung opportunity, sabi ko, grab ito. Eto na yon. Okay, kaya nga, anong ito po ay call center agent ako right now, I'm still an employee, but it's okay. But then, all of a sudden, nag-aaral ako, paano ko ba sasabihin to sa lahat? Okay, sabi ko, bakit ganun? Ang buhay talaga napaka-ironic. Bakit? May mga taong masisipag, normally mga employees, di ba? Masisipag na kahit anong mapasok ka, tama ba? Now, bakit ganun? Wala pa ding time, wala pa ding pera. Familiar? Punta-punta pa ng London, di ba? Loan ng loan sa lahat, SSS, Pag-ibig, ano ba yung mga loan sa mga, ano, calamity loan, lending, sanla 80, lahat na! Familiar? Not the same, ay grabe, totoo ba yun? Yes, it's in the reality. Now, alam niyo po ang purpose niyo, bakit kayo nandarito right now? Tanim mo ba, ano? Ano? Isa pa, isa pa. Ano? Eh, mas malakas! Ano? Galit na galit! Simple lang. This is a perfect opportunity for you to share whatever opportunity you have right now. Pwede hindi mo tawin para sa sarili mo eh. Maybe you can do this one. You can be just simple ano eh, yung parang daan for another person na matulungan mo siya. Kasi naniniwala ko lahat naman ng Pilipino willing tumulong yan sa kapwa eh. Tama ba? Matulungin ka ba? Yes. Sabi mo sa friend, matulungin ka ba? Okay. Hindi ba nagdududa? Okay. Now, simple lang, no? Sabi ko, bakit ganun? Ang empleyado, napakasipag. Learning from my own experience as well. This is my observation, no? Empleyado, napakasipag. Walang oras, wala pa ding pera. Tama ba? Yes. Sa kabilang banda, napakaraming tambay sa labas. Ang daming time, wala din pera, pero okay lang naman ang buhay nila. At dahil pa nga pang-inom eh. Tama ba? No, sabi ko, kung ganun din pala, dapat hindi na ako nag-empleyado, tumabay na lang din ako, pareho lang eh. Tama po ba? Narealize mo din ba yun? So yung mga empleyado, magtatambay na lang ba tayo? Na-joke lang. Now, simple, ito po, nakita ko lang po yung opportunity. Then, sabi ko sa sarili ko, I'll just do it by heart. Sabi mo, I'll do it by heart. Ayan. Kasi na nakita ko itong opportunity, ano pa lang yun? Summer ano? Summer. Tama ba, summer? Sino mo dito mahilig sa manga? Bago ko ikwento yung tuloy-tuloy, no? Sino dito mahilig sa manga? Kumakain ng manga. Nakakita. Nakakita ng manga! Okay. Nakakita lang, imaginein mo. Okay, imagine. Sabi mo sa friend mo, imagine. Okay, imaginein mo, may hawak ako ng isang manga ngayon. Indian mango. Manibalang. Ay, medyo maberde, madilaw. Yung pag kinagat mo, crunchy. Binalatan ko. Diba, pag nagkakain ka ng manga, may pisngi-pisngi, diba? Kinuha ko na isang pisngi. Tapos, sinosaw ko sa isang bagoong. Tumutulo-tulo pa. Napakasarap. Sabi mo nga sarap. Isa pa, sarap. Sarap. Napakasarap. Kinain ko. No, kinain ko. Tumulo din ang laway ko. Tumulo din ang laway ko. Tanong, masarap? Yes. Gusto mo ng manga? Yes. Wala na eh. Pero nangasim ka? Na-imagine mo? Yes. Na-imagine mo? Yes. Now, simple lang. Ang punto ko is, yung house and lot, yung kotse, yung pera, hindi mo naman kailangan na jajaan na right now. Imagine mo, everyday when you wake up, adong ka na sa gustong-gusto mong house and lot. Adong ka na sa gustong-gusto mong sasakyan. Adong ka na sa gustong-gusto mong saving sa bank. Adong ka na sa gustong-gusto mong pagta-travel. Imaginein mo kung everyday gumigising ka ng ganyan, nakangiti ka ba? Yes! Everyday gumigising ka ng ganyan, sa tingin mo, inspired and motivated ka ba? Yes! Tingnan mo nga yung katabi, mukha bang inspired? Inspired and expired.
kayo? Ano sa may expert yan? Expert ka ng expert, mamaya naman. Ako ha. Now, simple lang. My point is, dito po sa Santay, hindi mo pa nahahawakan yung million mo. Hindi mo pa man nahahawakan yung dream house and lot mo. Hindi mo pa man nahahawakan yung pangarap mong sasakyan or your savings na gusto mo, yung travel na hinaasam-asam mo sa Santay. It's okay. As long as you can imagine it. And I know that you know, pag ginawa mo Santay na to, kapatid, makukuha mo yan. Yes! Tama? Naniniwala by now, nag-pray ka last night, maybe right now, some of you might be like, doon na, Holy Week na. Tama, dapat medyo relax na tayo. Tama po ba? But then, there's a reason, there's a purpose why you're here. Baka nga yung iba ditong inibitahan, napahirapan ka pa magpa-invite eh. Tayo mo, ay lumagpas ako, di na ako tutuloy, next week na lang. Gawin mo yan, pag ikaw sumali, mahirapan ka din mag-invite. Binukomendo. Now, simple lang, no? By now, yung gusto mo na house and lot, lahat yan pinaprepare na for you. Tama? Yes. Because you've decided. Diba? By now, yung gusto mo pera, yung gusto, lahat ng gusto mo. Okay, unti-unti yan pinaprepare na ni Lord sa'yo. Because you have decided. Huwag mo naman sayangin yung panahon na nandirito ka. Sayang yung isang oras mo. Tama po ba? Kung magkaganon man, okay lang. Kasi pagdating ng araw, sabi nga kanina ni Sir Chris, many moon come, many men come. Yan na yan. Pero desindi lang. Pwede ngayon hindi magawin yung Santay. That's okay. Pero tandaan mo, bukas makalaw may ibang taong upo sa inuupuan mo right now. Yes. Ang malupit doon, baka mamaya yung uupo dyan, kakilala mo pa. Ang masakit, katulong mo pa. Pag-uwi sa bahay, daming dalang barley. Sabi siya, ate, kuya, magre-resign na po ako. Sabi, dahil-dahil lumabas ng bahay. May pahabol, nag-text. Ikaw naman, at shock ka. Bakit? Ano nangyari? Pumunta lang ng Santay, umalis na. Ang malupit, nag-text, huwag ka mag-alala, ate. Pag yumaman ako sa Santay, gawin kitang katulong ko. Bilang naman to, nasinti lang. Nung ginawa ko pong Santay, I realized a lot of things being an employee. Okay, kasi kahit po magpakahirap ako mag-empleyado, tumalun-talun ako dyan, gusto kumita ng 100 millions every month, hindi na pwede ibigay sa akin yun. Tama po ba? Yes. Now then I realized and I decide I really have to do this kind of opportunity. Because even before, mag-travel man ako, it's all under or basically galing sa pocket ko. Tama ba? Pero this time, mas masarap naman siguro magta-travel ka for free. Tama po ba? Now, simple lang, nakita ko ba yung opportunity, I did it by heart. Okay? So, I did it by heart, unti-unti, I'm creating my team. Okay? So, basically, mas maraming ang taong matulungan, mas masarap, mas masaya. Kasi dito, kapatid, hindi ka naman in-invite ng tao, nag-imbig ka sa'yo dito para sa 300, 500, 1,000, kung magkano man ang kikitain nila pag-join mo eh. Inimbita ako dito sa isang rason. Sa napakaraming rason na yan, isa lang talaga din. Kasi gusto niya sa pagyaman niya, at sa paglusog niya, kasama ka niya. Yes! So, sa mga nag-imbita, pwede bang palakpakan mo ng malakas na malakas yung... Hindi, na-imbitahan, palakpakan mo yung bonggang-bongay nag-invite sa'yo. Please lang. Dami kong gustong sabihin, pero okay na yan. Ang maganda yan, syempre kahit pa paano na-awardan din tayo because of doing the hard work. Okay, sabi nga natin dito, work hard, work smart eh. Then you can get some recognitions, you can get results. Okay, and maganda yan, last year, nagkaroon ng promo. Yan, so pa-travel. Sino dito gusto mag-travel for free? May passport na ba? Yeah. Yan ang tanong doon eh. Patama-tama doon, wala ka naman palang passport. Ipaktay ka din ha. Na ito malupit. Alay, 6 months time, God's grace na nakuha naman natin kahit pa paano. So yan, nakapag-travel ako ng free sa Hong Kong. Yan. Okay? Alam niyo dito sa Hong Kong, no? Bago po ito mapasok dito sa Hong Kong na to, at sinalin siya ko ng mga mentors ko, kailangan ko daw mag-lose weight ng 8 pounds in 3 weeks time. Gaano kabilis? 3 weeks. Yung iba, kaya-kaya yan. Kaya lang ko, very challenging eh. Tama? Pero magandang bagay naman yan, na-hit ko. Kasi pag may isa kang bagay na gusto makuha, gagawin mong lahat, whatever it takes. Tama po ba? Yes! Now, kapatid, kanya lang ang malupit. Nung nakapasok na ako sa Hong Kong na to,
in 3 days time. Sabi mo, 3 days. 3 days. All expense paid. Buffet. In 3 days time. Bawi. Pabalik ulit. Pero okay lang yung kapatid. Meron mo tayo ulit, Gio. So pabalik ulit mga tamang-tamang lifestyle lang. No? So with that again, gusto ko lang sabihin, again, hindi po ko nandito para i-convince ka to join something. It's up to you. Okay? Kami po ay dito yung daan lamang. Okay? Para i-share yung opportunity. Okay? Para i-share sa inyo yung good news. Marami ng bad news sa labas. Ang meron lang sa Santay, puro good news. Gusto mo ba yun? Yes! Now, with that again, thank you very much for your time. Ipapasa ko na po itong malupit na microphone na to. Okay? Para na mas magbigay ka mas magandang good news. And of course, kahit pa paano, ma-inspire kayo sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa business na to pag ginawa mo siya. Alright, so without further ado, at tatawagin ko yung itong tao ko, grabe. Ano mga grabe? Grabe! Grabe itong tao to. Sana mapakilala kung sino man siya. Panorin muna natin itong video na to. Hi. You know, your builder packs. Ang dami niyan, sir. Tuloy mo lang yan, sir. By the way, I'm Jim O'Wan. They call me Jim O'Wan. My full name is Jim Miranda. A decade na rin po ako na nasa ganitong industry. Natutuwa po ako pag nakikita ako yung mga smile ninyo eh. Once again, kanina pa tinatanong, I just wanted na makita lang yung kamay ninyo. Yung first timer po. Taas, yung first timer, no? Kasi meron po yan. Sige, taas, kahit may baskil ka. Alam mo yung baskil? Yung basang kilikili, no? Okay. It's been a while na hindi ho ako tumungtong sa stage na to, no? Kung saan-saan umiikot. And I believe may purpose si God. Kaya, I mean, worth it yung nandito kayo. And so first timer, nice meeting you and welcome to Santay. Magpasalamat kayo sa nag-invite nyo. At palakpakan din po natin yung masigasig ng mga Santay business owners and the leaders. Sa background, makikita po ninyo, no, flipping burgers and dati kong burger machine crew. Kung burger machine crew and McDonald's, eh, mas may tumalo sa akin dito. Kasi meron dito, nakasama namin sa Hong Kong, isa siyang utility, janitor. And he's proud. Anniversary nga nila mag-asawa kahapon eh. Nakita ko sa Facebook. Si Freddy from other group. Palakpakan natin yung qualifier niya. One time, siguro a month ago, nagdadrive ako papark sa Robinson's Galleria. Tapos may pumara sa akin and nakita ko naka-uniform. I don't know, maroon. And siya si Preti, partner ni Jerry.
And bit-bit niya timba. Hindi siya nahiyang ipara yung sasakyan ko dahil kilala niya yung sasakyan ko. Kaya saludo ko sa mga tao, regardless kung burger machine, waiter, McDonald's, isang janitor. Nag-qualified, nagbago ang buhay, nangarap, kasi ang Santa Y Barley International, pag-asa ang ibibigay sa akin. Yeah. He's not part of my team. Pero yung taong to, napakasipag. And ako po ay 21 months na. And eto po, from my previous company, yan po yung magazine. Ibig sabihin, may pag-asa ka rito. Huwag mo pong maliitin yung sarili mo. And hindi ko rin po pwedeng sabihin na baka mamaya may nakaupo dyan. Apo pala ni Gokong Wei. Kaya beware din kayo, hindi natin alam. May mapanlin lang, simple, pero mukhang mayaman, di ba po? Tumatango, member po ba kayo? Okay, kaya ang ganda ng ngiti mo, yun, no? So, next is, nag-travel po ako because of this industry. Proud na proud ako. Kung makikita nyo, yung Burj Al Arab, yung 7-star hotel sa, before, sa Dubai, puro gold dyan. So, kung makikita ninyo yan, so, pwede pala rin maging top earner kahit anong itsura mo. So, huwag nyo rin mamalitin. Pwede po magbago, no? So, with that, that is 6 digits. It's my 1 week income. Wow! Pag pinalakpakan nyo, mangyayari sa inyo. First of all, sa mga first-timer, you just need to sign a form, commit your heart, start the business right now. Kasi wala na akong duda. Ako nga po, waiter, busboy, burger machine. And kaya sineshare ko sa inyo to, lalong lumakas ang loob mo, nagtiwala ka sa sarili mo, napapangiti kayo, di ba? Kahit ang gwapo-gwapo ko, yung mga mata nyo, doon nakatingin, ang kakapal lang mga mukha nyo. Hindi naman ako nagsuot ng mahal na damit para tignan nyo yun, di ba? Gwapo naman ako, pinaganda ako, ba't doon kayo nakatingin? Okay, palakpakan po natin. Everything is possible. Siguro naman nakikita ninyo kung anong mga bit-bit niyan. Di ba? Kung ikaw, waiter, Jim Owen, Jim Miranda, nakakasalamuha mo yung mga tao because naniwala ka. Meron pa rito yung grupong maskulados ng mga security. Nasaan? Nandito ba? Ay, ayun. Palakpakan natin, no? Kung security guard, pero mga billionaire, future millionaire. So kung si President Duterte, si Lassie Marquez, comedian ng ni Vice Ganda, baka kilala niyo po to. At ang biggest way ko po, ang aking mahal na nanay. Mamaya, magkukwento ko. Of course, kilala niyo po to. Lauren, kilala niyo po to. Ako po to, bye-bye lang talaga ako ng mukha. Eto, kilala nyo? Yes! Tinanggihan ko yung offer sa akin sa bubble gum. Naliliitan po ako eh. Hindi, busy po ako rito sa karir ko na magpangiti ng mga tao at masakatuparan yung mga pangarap ng bawat isa. Yes. So, qualifier po kami. One of the maraming nag-qualify sa Sante is 100 sa Hong Kong. Hindi po overnight, ha? Baka ma-misinterpret nyo, pinagtrabahuhan po namin. Pero maraming salamat sa mga business partner kasi kung wala kayo, wala ako rito sa harap. Together with my partners, of course, sila Yuji Mongkal, Mike Matic, and the rest of the leaders and ng Sante, ang sasaya namin, nagka-banding kami. And this guy na janitor utility, katabi ni Jess Binegas, di ako makatulog dito, siya yung sinasabi kong janitor. Kung anong work mo, kung ano yung natapos mo, maging proud ka. As long na hindi ka nagnanakaw, di ka gumagawa ng masama, proud na proud po ako sa iyo. Kasi kung walang nakakakita sa iyo na tao, kamag-anak mo, ang Diyos nakatingin sa atin. Yes. So ito po, Team One Mavericks, no? Under po ako, powered by Mavericks. Of course, I'm proud kung saan si partner Chris Abili ay kasama ko. So yung makikita nyo, with our grand upline, si partner Jared, mentor Jared, siya po yung nasa gitna.
And ngayon po ay talagang papalaki ng papalaki. Nandito pa wala yung kapatid niya, si Gerson. I would like to acknowledge. No? Mag-Bisaya kayo, Bisayain niyo yan. Ako, di ako makasabot mag-Bisaya. Konti lang. So, nakakatuwa, pag nakikita mo yung mga taong umiiti, hindi ko naman kayo binibigyan ng pera, tama? Hindi kayo pinilit para magpunta rito, tama? Gusto kong i-share sa inyo, sa isang dekada ko, nangarap po ako eh. Anak ko ako ng isang Avon dealer. Tawag ko ron abono. Kasi every end ng month, nambabato siya ng calculator. Ani po kayo magkakapatid, isa po ako sa makulit. Isa po ako sa super tayog, super taas ng pangarap. Pangalawa ako sa bunso. And yung bunsong ito, siya yung tahimik. Siya si Jing. Lalaki, para kaming kambal. Eh ako si Jim. Sabi ng nanay ko, kasi kuya ko, PM Mayor, nak, dahan-dahan lang. Hindi ko sasabihin nanay ko, dream stealer. Pero nung nag-join ako sa, hindi ko nababanggitin yung company, First Quadrant, 0.780 million ang kinita ko. And I'm proud, one of my partner and my core leader, Yuji Mokal, 40 million ang kinita. Taas mo kamay mo, Yuji. Taas mo kamay. Dalaga mo yan. 40 million kinita noon. At nag-i-start ko uli rito kasi mga lalaki gusto na kagad sunggaman si Yuji Mokal. Kasama rin sa Hong Kong. So, 0.780 million kinita because I believe, trinabaho ko, iniwan ako ng upline ko. Na-challenge ako nanay ko, bumumurahin ako eh. Sabi na nanay ko, hindi totoo yan. Parang insurance yan. Pag wala kang benta ng policy, wala akong ipapagata sa inyo, wala akong pang grocery, pang suhol para umaten kayo ng simbahan. Sounds parang ordinary. Malungkot, mahirap, kwento, ganun ganito. I believe you have your own story. Ginawa ko lang naniwala ko. 0.780 million in 6 months. Until si Jambi Madrigal kung ano nung sinabi sa First Quadrant. And now, nandito ko in front of you, natuloy-tuloy ang buhay. Naranasan ko maging top 1. Modesty aside, I work so hard, pero hindi ko kaya yun kung wala kayong lahat. Yes. Ang sabi ko sa brother ko na si Jing, sasakay ka sa kotse ni kuya, mamamasyal tayo sa Baguio, sasakay ka ng aeroplano, lahat po yun hindi natupad. Namatay po siya, kidney failure. September 11, kasi po, month na to, April, tanda-tanda ko siya. Pero, yung faith ko napakataas. Then I have 500,000 sa bank account ko. Sinabi ko sa doktor, sa Chinese, sa MCU, operahan niyo yan, transplant niyo yan. Malakas loob ko kasi meron akong pera. Pero tatandaan niyo po, mga kapatid, hindi lahat nabibili ng pera. It's too late. Sira na yung kanyang kidney. Namatay siya at the age of 24. Ang nalulungkot ako, after niyang mamatay, in a matter of 30 days, bumili ko ng kotse. Katas ng industry ng direct selling o networking. Hindi ko siya naisakay. Hindi ko siya nasama sa 100 travels sa Pilipinas na pagsakay-sakay ko ng domestic airlines. Nagtanong ako, Lord, bakit? I don't know your story, but I feel you. Lord, bakit? Sabi ko, gwapo ko. Baka umiyak kayo eh. Sabi ko, bakit? And then whisper, hindi mismo. Sinagot niya ako, bakit? Inangarap ako kaya kung nagpapakasipag, kaya pula mata ko kasi dalawang oras ang tulog ko, nagne-network ako hanggang Isabela, hanggang Basilan at Pagadian para ma-reach yun. Tama? Para maparanas ko rin sa mahal kong bunsong kapatid. Tapos kinuha mo, buhay tatay ko, buhay nanay ko, kakaiba. Ang magulang maghahatid sa anak. Masakit? Ang sagot sa akin, Jim Miranda, it's okay. Jim Owen, it's okay. Bakit? Kasi
dapat okay lang na magsakripisyo ang isang Gym O1. Because I believe your journey to success, libu-libong Pilipino ang makakarinig ng kwento mo at ikaw lang ang nagsakripisyo, it's not too late para mangyari sa inyo, nangyari sa akin, gagawin mo sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa girlfriend mo, lahat ng kaya mong ibigay, ibigay mo. Hayaan nyo na ako na yung sakripisyo lang. You need to learn sa experience ko. Ako na puro pala yung magsakripisyo isang Gym O1. Ang sikreto, walang sikreto, hindi ko ako magaling. Kaya ba, we're ready for the video? For 3 minutes? Ang ginawa ko lang patuloy-tuloy at naniniwala ako, sikreto rito, itong video na i-share ko sa inyo, pag nalolobat ako, nalulungkot ako, or there's something going on, emotionally, yun ang kalaban mo, pinanunood ko to sa kotse, sa kwarto, sa bahay, sa office. Please, panuurin nyo yung 3 minutong video na to at sabihin nyo sa akin bago kayo magbayad. Sarado na yata yung cashier, pero may mga branch mo dyan. One thing, you need to decide now. Bago ako bumaba ng stage dito, lapitan may nag-invite. 21 months po ako dito. Hindi po totoo yung nag-invite, yun po yung unang nakikinabang. Gusto ko na matutunan ninyo na marami ka nang ginawang paulit-ulit. At this is the first time na nandito ka sa Eton, sa Santa Barley na yaya ka. At this is the first time na na-meet mo si Alpha, si Erica, with the mentor Chris Abili and Gym O1. Sana huwag niyo pong makalimutan yung kwento ng buhay ko. It's not too late. Nangyari sa akin. And I'm ready to face. Kasi po, iko-conquer ko. It's starting Asia. Aalis ako. See you po sa July 2017. Please watch this video. Keep going!
sa YouTube, masesearch ninyo lahat ng ginagawa dito nila Mentor Chris Abili and the rest of the speaker ay inaaral, pwede nyo kopyahin. Like yung ginagawa nung nag-invite sa inyong kaibigan nyo. Di ba? In-invite kayo, dinala kayo rito, pinaupo kayo, kasama sila nanonood. Do you think hindi nyo kayang gawin na mag-invite at magdala ng tao? Naniniwala kayo na in the future, kaya nyo rin magsalita rito? Yes! Kung si Erica ay takot humarap sa mga tao, meron, alam ko yung pakiramdam kasi best friend ko si Mark Matic. Mark, taas mo yung kamay mo. From Mauban, Quezon. And in 1.5 months, naging Millionaires Club. 500 na sundalo, nagsasalita siya. Lahat na o-overcome. Ang sikreto ko lang pong iiwan ko sa inyo. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Be smart, street smart. I don't care sa kritiko. Kahit anong gawin, nandyan yan. Pag uwi mo mamaya at excited ka sa asawa mo pa sasabihin sa'yo, ano ka? Takpan mo yung mata niyan, bata. Takpan mo yung mata. Ano ka? Diba? Kasi hindi niya nakita eh. Hindi niya nakita yung blessings ni Lord, hindi niya na-witness, hindi niya narinig. Kaya ikaw, asawa, baliw na baliw ka. Pero meron po tayong system. Kasi ngayon, ang puhunan sistema. Kailangan may system ka. Kailangan meron ka aaralin mo. Yung tuloy-tuloy ng mga kaibigan ko, mga bilyonaryo na ngayon, sa ganitong industry, from abroad, tinatanong ko, anong sikreto mo? Wala akong sikreto. Anong ginagawa mo? Nag-aaral. Inuulit ko. Nag-aaral. Inuulit ko. Naghahanap ako. Kasi, kung iniisip mo, yung kumari mo, hindi maniniwala. That's okay. Next. Kung yung kaptabi mo, same company kayo, nagre-reklamo about sa products, about sa company, naubusan ng products, lumayo ka. Pag naubusan ang products, good or bad? Good! Especially ang barley ng Sante. Yes! Google mo, barley lang ng Sante ang maraming testimonies. Huwag mo tayo maglokohan. Hindi ko ako fanatic sa products before, in my last 1 decade. Pero mother ko, barley po yung nagpapagaling. Ano sikreto ng mga mayaman? Jim, just continue. Don't jump. May narinig kang negative, jump. Kaya ka ba tatapos? Gusto mong engineering course mo, may nakita kang pangit? Eh, may mathematics pala to. Mag-HRM na lang ako. HRM grad po ako. May sinusukat din. May nakita ka, kasama mo yung instructor, yung sa ano, nagtuturo magluto, ang baho ng kilikili, jump. Kailan ka makakagraduate? Nakukuha niyo yung simpleng message ko? Sa 21 months ko sa Sante, I'm so grateful and I'm so blessed, especially sa mga taong binibigay sa akin. Mix! Quality people, nandyan sila Gloria, nandyan sila Yuji, and yung mga cross lines ko, hindi nila alam. Lalo akong tumatatag at lalo ako nagpapasalamat sa buong management ng Sante. At lalo-lalo na kaya. Hindi mo pwedeng nakawin yung pangarap ko eh. Kasi hindi po yung pangarap ni Jim Miranda. Sir, ano pangalan mo, sir? Gerard. Sir Gerard, hindi nila pwedeng nakawin yung pangarap mo, Gerard. Why? Kasi ang utak mo, tumulong at ikalat yung magandang balita ng Sante, hindi lang para sa sarili mo. And that is Jim Owen. Yung mission lagi ng Sante, help people live better lives. With that, good evening and God bless. I'm Jim Owen. Ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Okay. Pagod na ba? Yes! Pagod na? Yes! Ang ano oras tayo? Yes! 12, alas 9:30 pa lang, oh. Parang sabi nung naku, gutom na ako. Gutom na ba? Yes! Pwede nga. Kaibigan, yung gutom, ikain mo, okay na yan. Yung pagod, ipahinga mo, wala na yan. Yung puyat, itulog mo,
wala na yan. Pero kaibigan, kung ang kahirapan, hindi ka gagawa ng bago sa buhay mo, paggising mo kinabukasan, kahirapan pa rin ang bubungad sa'yo. Yes or no? Yes! Okay, nakita niyo yung mga nag-share kanina? Nabago ba buhay niya? Yes! So, ibig sabihin, patunay na may nagbabago ang buhay sa ganitong klaseng negosyo. Kung bago ka ngayon at nakaupo ka ngayon, nakikinig, ibig sabihin, kaibigan, magbabago rin ang buhay niya. Okay? Maliwanag ba? Yes! Eto, kilala nyo? Kilala? Yes! Ang sabi ko kanina, nakakapangit ba ang walang pera? Yes! Aminado naman siya. Sir, nung bago ko, talagang pangit ako. Diba? Kasi nga, walang pera. Tama? Yes! Nakatira sa isang kubo. Okay? Kasi panadero po siya. Isang panadero. Okay? Pero ginawa ang negosyo. Because of this business, nagkaroon ng sasakyan. And because of this business, napagawa ang bahay. Nabago buhay? Yes! Ito ang pinakamaganda rito. Gumawa po! Diba? Napakasabi totoo ba, nakakagwapo, nakakaganda ang maraming pera? Yes! Yes! Ang sabi ko lagi, hindi ka kagwapuhan. Hindi ka kagandahan, marami kang pera, nandyan si Vicky Bello. Gusto mo total face off pa. Diba? Because of this business, nakapag-travel ng iba't ibang bansa. Isang panadero, may panadero ba rito? Imaginin mo kaibigan, kung ang panadero na gawa niyang baguhin ang buhay mo, kung hindi ka panadero at mas angat ka sa kanya, ano ang dahilan mo para hindi mo magawa ang negosyo na to? Okay? Because of this business, of course, we have international market. Okay? Mag-o-open na tayo sa Nigeria. And of course, coming na yung tinatawag nating Hong Kong and yung Dubai. Dubai open na tayo. And of course, yung Singapore natin, mag-o-open na rin yan in Japan. So in the next 5 years, believe me, 10 to 20 countries po ang bubuksan natin. Ang simpleng tanong ko lang, ilang bansa ang hahawakan mo? Okay? My upline, my mentor, Mr. Gerald Gallego. Imagine, bago lang siya sa business na to, 2 years. Nakapag-travel na ng Hong Kong, and of course, Singapore. And because of this business, nagkaroon ng sariling Dutch Durango. Okay? Then, nag-qualify na rin kagad sa Hong Kong, yung trip namin last month. And of course, qualified na agad sa Japan. Libre ba ang travel sa atin? Yes! Libre ba ang sasakyan? Yes! Depende kung gaano kalaki ang pangarap mo nito. Nakuha? Kilala? Yes! Ma'am, kilala mo ma'am? Dati pong artista yan, tingnan mo. Si Robin Parilla. Sa ang tao niyo? Okay. Ako po yan. Okay? Mahilig po ako sa baril. Bakit? Dati po akong hold-upper. Hold-upper na bago buhay. Okay. I love target shooting, okay? Bakit? Criminally by profession po ako. Police by profession. Ma'am, kung ako nag-police, ganito ba ako kakit niya? So, I love target shooting, one of my indoor sports. And of course, one of my sports in Japan is snowboarding. We're in one of my extreme sports. Pagka nagkamali ka rito, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either orthopedic or funeral parlor. Okay? And of course, one of my extreme sports, ito yung tinatawag nating rock climbing. And magkamali ka rin dito, dalawa lang din ang pupuntahan mo, paramedic or funeral parlor din. So, I love sports. Dati rin po akong mountaineer. Of course, I love mountain. I love mountain. Dati akong umakit ng bundok. Bakit? Dati rin po akong akit bahay gam. Nabago rin ang buhay. Dating hold-upper, akit bahay gam. Nabago buhay? Yes! Nakapagpabago ba ng buhay ang ganitong negosyo? Yes! Sabi ni ma'am, ay grabe naman pala to speaker. Hold-upper, akit bahay gam. Di ba? Joke lang yan, baka maniwala kayo. And of course, rock climbing, and I'm a triathlete, I'm a cyclist. Okay?
Dati po akong tri-team ng dati kong company, tinago ko sa pangalang Herbalife. Okay, I am the first Filipino na tri-team nila when I was in Japan, okay? For 15 years, na ginawa ko po ang ganitong business sa Japan. I'm a pro bowler, po ako ng Japan, okay? Sumali rin po ako sa isang tournament dito sa Pilipinas. Kaya lang, hindi nila ako tinanong na pro bowler ako. Sinali nila ako, di ako ng champion. Ganun lang, kasimple. Nung nalaman nila, pro bowler ka pala, doon ka sa kabila. Okay? So, kung mapapansin mo, lahat ng gadget ko may mga Land of the Rising Sun, okay? Bakit? May Land of the Rising Sun. Even my name, the Japanese attitude po ako. I'm a Japanese attitude. I'm very proud na Japanese attitude ako, but pusong Pilipino pa rin. Ano ba ang Japanese attitude? Trabaho, 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 walang reklamo. Kaya successful ang mga Japanese because of their good attitude. Trabaho, 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 walang reklamo. Kaibigan, kung gagawin mo sa negosyo na to, trabaho, 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 walang reklamo, hindi malayo sa'yo ang success sa business na to. Hindi ko ipinapakita ito para ipagmayabang. Ipinapakita ko po ito para ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ganitong klaseng negosyo. Kung ako ba empleyado, kayang gawin ito? Hindi ko kakayanin yan kasi mahal ang mga sports ko. Tama? Especially cycling. This is the first time sa ganitong business nakabili ako ng isang bicycle worth 500,000. Kaya bang gawin? Kayang bilhin? Because nasa business tayo na unlimited ang income? Yes! Ganun kasimple. And because of this business, I'm using 2 cars. Simpleng tao, may simpleng pangarap, okay? May Sante Barley? Yes! May Land of the Rising Sun? Yes! Alam mong sa akin, kasi may Japanese. And may nakalagay na I'm on grass? Yes! Nakalagay yung website ko? Yes. Sabi nga nung kapitbahay ko, itong drug addict na to, pinopromote pa ang negosyo niya! Bakit? Nakalagay I'm on grass! Sa lahat ng addict, may website pa! Naintindihan? Tanong, mahal ko ba yung negosyo ko? Yes. Yes, because I love my business and I have a big heart with my business. Kasi kung talagang bibigyan mo ng malaking puso ang negosyo na to, kaibigan, malaking income ang ibabalik sa'yo. I have the bar. This is my parking. And because of this business, from rags to riches. Pwede na? Yes! From squatter to village. Pwede na to? Yes! Ano ba negosyo ko? Networking! Tama? Kung ako, pulis, ganito ang bahay ko. Anong tingin niyo sa akin? Kayo nagsabi niyan, di ako ah. Naka-net, naka-ano tayo, live streaming. Hindi po ako nagsabi, sila. Naku ah, naintindihan? Yes. Tanong, kung nagawa ko sa ganitong klaseng negosyo, kaya mo rin gawin? Yes! Yes! Kasi unlimited ba ang income natin? Yes! Ganun lang kasimple. And I have no dream house right now. Wherein, papalitan ko to na mayroong swimming pool at mayroong training room sa baba para lahat ng members ko may sarili kaming training room. Yes! Ako ha? Masarap? Yes. Ipinangako ko na yan sa sarili ko, in the next 2020, I have a big house with pool, with function room, training room for my members. Bakit? International na ba tayo? Yes! Kaya mangyari? Yes! Kasi yun ang iisipin ko. Kung ikaw iisipin mo rin na kayang gagawin mo, ang pangarap mo ay mangyayari, mangyayari yun. Kasi yun ang inisip mo. Maliwanag? Now you have a choice. Nakita mo ang negosyo na to pero wala kang ginawa. Of course, wala kang healthy living, lifetime discount, and of course, opportunity para kumita rito. Nakita mo ang business, kaya lang consumer ka lang. Ano ibig sabihin? Gagamit ka lang ng produkto. Meron kang healthy living, lifetime discount, pero wala kang opportunity. Ang sikreto rito, kaibigan, use the products and endorse the business. Gamitin mo yung produkto, i-endorse mo ang produkto. Tama? Meron kang healthy living, lifetime discount, and of course, opportunity na matupad mo ang pangarap mo. Naintindihan? Okay.
According to the Chinese philosopher, sabi niya dito, what you are today is the result of your decision 5 years ago. Kung pangit daw ang buhay mo ngayon, yan daw ang maling decision mo last 5 years. Yes or no? Pero kung maganda ang nararanasan mo ngayon, yan ang tamang decision mo last 5 years. What if mag-decide ka today at pwedeng mabago ang buhay mo in the next 5 years? Ilang oras kailangan ko? 3 hours, kaibigan. Babaguhin ang buhay mo. Simple lang, i-endorse mo lang ang negosyo na to. Naku ha? Yes. Naintindi yan? Yes. Okay, look at this. This is madali yan lang to. Pag-usapan natin 7 account for 5 years. Tingnan mo lang kung tama ba ang computation ko or tama at pwedeng mangyari sa'yo. Kaya mo bang mag-invite ng 8 tao sa loob ng 1 taon? Yes or no? Yes! Tamad ba sipag? Tamad! Tingnan mo maigi. Sa loob ng 1 taon, 8 tao lang ang may invite mo. Kumita ka ng 6,000, monthly 320. Yung 8 tao na yun, mag-i-invite din? Yes! Nang ilan? Wow. Sa loob ng 1 taon. Pagdating ng 2 years, ikaw pa ba nag-invite dito? Yes. Hindi na, pero kumita ka ng 48,000, 3,000 monthly every month. Pwede na to? Yes. Look, 64 nag-invite. Ilan na yung invite nila? Wow. Sa loob ng? Pagdating ng 3 years, meron kang 512 under your team. Kumita ka na ng 384,000, monthly 10,000. Pwede na? Yes. Bawing-bawi ka na rito? Yes. Ilan lang in-invite mo? 8. Sa loob ng? 1 taon. Yung 512, mag-i-invite? Yes. Nagtigil ilan? 8. Pagdating mo ng 4 years, kumita ka ba ng 3.72? Yes. May monthly ka ba ng 81,000? Yes. At pagdating ng 5 years, pwede na ba sa'yo? 28 million! Yes. Ilan ang in-invite mo rito? 8. Meron ka bang monthly leveraging 751,000? Yes. Pwede na after 5 years? Yes. Gusto niya ng mass reality. Sino ba yung pinakabata rito? Bata, bata. Huwag yung isip bata. Pinakabata. Ma'am, ilan taong ka ma'am? Grabe no, 20 mo ang 19 and a half. Ma'am, look at this, 20! Tamad ba sipag? Tamad ka na, huwag ka na umamin. Instead na 1 year, naging 2 years. Sa loob ng 2 taon, ilan na na-invite mo? 8. Tamad ba sipag? Tamad. Dahil ito, tamad din, ginaya ka. Pagdating ng 4 years, hindi na 1 year. Every 2 years. Bawat isa makakapag-invite ng ilan? 8. Pagdating ng 6 years, 8 years, 10 years, ilan taon ka ma'am? Tamad na sipag? Pagdating mo ng 30, meron ka bang 28 million? Yes. Meron ka bang monthly 751,000? Yes. Tinamad ka pa niyan. Nakuha. You know why I'm very excited with this business? Hindi lang kasi 8 ang kakilala ko. I'm going to Nigeria. Hindi lang 8 ang kakilala kong Nigerian. Nandito pa nga lang ako, hindi pa ako nakakaalis. I have more than 20 directs Nigeria alone. Wala si Dubai, wala si Hong Kong, wala si Singapore, wala si Japan. Only in Dubai. Reality? Yes. Barya po ito pagdating ng 5 years. Naintindihan? Gusto mo ng retirement? Yes. Retirement! Kung 50 years old ka ngayon, kaibigan, dahil 50 ka na, ang kilos mo ganito na, medyo sablay na. Pagdating ng 10 years, kasi nga, lolo ka na dito. Pagdating mo na 60, may 751,000 monthly ka? Yes. Pwede na pang retirement? Yes. Kaya na in-invite mo? Oh. Kasi lolo ka na. Naintindihan? Ang tanong, maganda ang produkto? Yes. Masarap ang negosyo? Yes. Kaya alam naman, pangit ang isang negosyo kapag pangit ang produkto mo. Naintindihan? Yes. Imaginin mo kanina, bulag, nakalakad. Yung kanina, bulag, nakalakad. Meron isa, yung hindi nakakalakad talaga. As in, matagal na siya hindi nakakalakad. Pag-take ng barley, nakakita. Yes. Oh. Okay. Pwedeng gawin? Yes. Naintindihan? Yes. Ang gano'n oras tayo? Yes. Pagunda ako, ha?
writing. Para kasi ang Pilipino, to see is to believe eh. Tama? Ah, hindi totoo yan. O sige, 20% na lang. Kasi yung 8, yung 4, namatay. Yung iba na pilay, as in nabulag. Kalahati, as in 20%. After 5 years, 5.6 million. Pwede na? Yes! Diba, nakukuha niyo? Monthly, 140,000. Retirement, pwede na? Yes! Eto, nukdukan ka na ng hari ng tamad! Naintindihan? Maliwanag ba? Okay. Of course, we have different packages. 4538, 9,998, 3 account. 15,998, 7 account. 37,000, 15 account. 88,000, 31 accounts. And this is my account. Wow! Imagine mo, at 7 accounts, pwede kang kumita ng 28 million in 5 years. How much more? 31 accounts ka. Naintindihan? Yes! Kasi hindi lang isa, 8 ang kakilala ko sa buong mundo. Of course, kung gusto mo mag-brands, 550,000. Different packages, the more, the big package you have, of course, the big income ang pwedeng mangyari sa'yo. Okay. Dalawa lang ang pupuntahan natin pagdating ng araw. Either pangit ka or gwapo ka. Kapag hindi mo ginawa si Santay, automatic pangit ka! Naintindihan? Kasi sabi ko kanina, akakapangit ang walang pera. Yes or no? Yes! Nakakagwapo marami pera? Yes! Kilala niyo lang sa picture? Yes! Si Bill Gates, kapitbahay ko. May sinabi rito, pwede pakisabi, pakilakas, go! Si Bill Gates, isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Pag siya raw ay bibigyan uli ng pagkakataon, ano pipiliin niya? Network marketing! Kaya pag-uwi mo ng bahay, Nay! Tay! Yayaman na tayo! Grabe! Pwede tayo maging milyonaryo, may libre sasakyan, may libreng ganito, lahat libre! Sabi sa'yo ng tatay mo, Hoy, anak! Kaya ayaw kong ginagabi ka. Ginutom ka na naman. Atik ka. Kumain ka lang. Diba? Sino nakakita ng negosyo? Ikaw o yung magulang mo? Look at this. Kahit magulang mo yan, hindi mo pwedeng sundan kung anong buhay meron kayo ngayon. Sino ang pakikinggan mo? Magulang mo o yung mga taong nagpatunay na may nangyayari sa networking business? Tama? Sabihin sa'yo ng tatay mo, Anak, 30 years na ako nagtatrabaho. Ni isang gulong nga, hindi ako nakabili. Sasabihin mo, magkakasasakyan tayo? Naitindihan? Maliwanag ba? Are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Walang silbi ang lahat ng ito, kaibigan. Kung hindi mo i-challenge sa sarili mo. Make a big challenge with yourself. Gusto mo ba? Ganito lang kasimple. Kung pamilyado kang tao, misa natutulog yung anak mo, mga anak mo, pagmasdan mo, tanungin mo ang sarili mo, ano bang buhay ang mabibigay ko sa future ng mga anak? Tama? Kung alam mo wala kang magagawang bago, nakikita mo na kung anong future ang pwedeng maibigay mo sa mga anak mo. Pero kung gagawin mo si Santay, alam mo, in the next 5 years, may mababago sa buhay mo at may mababago sa future mo. Tama? O gusto mo ba, yan pa rin lagi ang ginagawa mo? Kung may problema ka sa pera, kaibigan, last 5 years, problema mo na yan. Ngayon, problema mo pa rin. At sa susunod na panahon, problema mo pa rin. Hindi na po problema ang tawag yan. Sumpa ang tawag niya. You know what the big difference sa mindset ng mga tao? Alam mo yun na yung problema mo, humihingi ka sa taas na mabago yung buhay mo, pero hindi ka pa rin gumagawa ng bago sa buhay mo. Tama? Isipin mo na lang bakit ka narito ngayon. Malamang, yan ang hiningi mo sa kanya. Tama? I-challenge mo lang yung sarili mo, my dear friend. In the next five years,
sisiguraduhin ko sa'yo na isa ka sa milyonaryo sa dito sa member ng Santi Bar. Sikreto, kaibigan, tumayo ka. Ibibigay ko ang unang sikreto kung paano maging milyonaryo dito. Gusto maging milyonaryo? Yes! Simple lang, isisigaw mo lang, I am the next millionaire. Kaya isigaw? Yes! Bibilang ako ng tatlo, kaibigan. Pagbilang ko ng tatlo, itoto mo na isigaw mo, I am the next millionaire. Okay? Yes! 1, 2, 3, go! I am the next millionaire! Medyo mahina. Look at this. Kaibigan, nung nag-start ako sa business na to, dahil gusto kong maging milyonaryo, tinaas ko dalawang kamay ko. As in, isinabay ko pa yung paa ko. Ang tanong, nangyari? Yes! Kasi yun ang inisip ko. Yun ang inilagay ko sa isip ko na I am the next millionaire. Nagdarasal tayo? Yes! Hindi natin pag-usapan ng religion dito, kaibigan. Malamang yun na ang binigay sa yung sagot sa dasal mo. Pwede bang sabihin mo sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng malaking bahay? Pwede pa niyang ibagsak yung bahay sa'yo? Pag binagsak sa'yo, patay ka. Kailangan bang gumawa ng paraan? Yes! Ito mo yung paraan para sa pangarap mo! Yes! Ito, kaibigan, itodo mo na, itaas mo, dalawang kamay mo, sipain mo pa'y nasa harapan mo. Maliwanag? Okay, ipil mo na sa sarili mo na you are the next millionaire. Kasi paglabas mo ng bahay, ng kwarto na to, kaibigan, ramdam na ramdam mo na you are the next millionaire. Okay! Yes! Last na to, kaibigan! 1, 2, 3, go!